going up against another team, Jeffrey Moore, and has perfect access to the bucket. Watch yourself on that normal replay of that last bit of action. Was Juan Fernandez actually wanting to dish up here against Master Jaworski? We're crossing the Twilight Zone. That's an eternity of basketball ahead of us. All right, guys, here we are in episode 137 of AEOB. And on this day, we remind everyone we're part of the Globally Ballin Network. So we're going to catch up on that later on. I'm Charlie Cunha together with Noel Zarate and Sid Ventura. The crew is complete today. Let's just dive right into it. We have one of the greatest big men that ever played in the PBA. Played a total of 713 games, averaging 13.4 points per game, 6.2 rebounds. Ipasok na natin ang ating guest sa araw na ito. Former JRC Bomber, Manny Victorino. Manny, welcome to our show. Welcome. Kumusta kayo? Kumusta? Kumusta? Okay kami. Okay kami kasi nandito ka. Kumusta, Charlie? Yes. Kumusta? Kumusta, Noel? Kumusta, Sid? Yeah, okay naman. Okay naman, Manny. Kumusta na kayo? Kumusta na kayo tatlo? Tawag dito. Thank you for guesting me dito sa ano nyo, sa show nyo. The pleasure is all ours. Lalo na para kay Sid, Manny. Dahil si Sid... Great taste fan yan. Yes. Oh. Yeah, sobrang tuwa niya nung mid-80s dahil sa'yo, dahil kay Ricardo Brown and the rest of your great taste squad. No? So, tsaka Baby D, siyempre yung coach niyo. Pero, sige, pagkwentuhan na tayo, Manny, kasi mahaba-haba yung career mo at marami tayong pag-uusapan. How did you start playing basketball? Yan. Mahaba. Kasi sa lugar namin, merong parang tatluhan ba, lupa. Sa lugar namin kasi meron kaming parang isang court doon na mahihilig talaga yung mga pamilyang Lopez. Dating player ng GRU din, si Lopez. Okay. Nung maliit pa ako, pinanonood ko na sila doon. Dahil nga sa lupa, talagang medyo naglalaro sila ng tatluhan doon. Minsan napapanood ko sila. Hanggang may time na tawag dito, kinulang sila. Medyo bata pa ako pero may height na ako noon. Sinali nila ako sa tatluhan nila pero matatanda yung mga kalaban ko. Nag-start ako doon, naglaro ako ng basketball doon sa tatluhan na yun. Doon ako natuto na parang tawag dito, magkumapit ng bola yung time na yun. Nandun ako sa tatluhan na paglalaro doon sa... Ang lugar namin kasi, Evangelista Street . Okay. Doon sa mga Lopez family, sa tatluhan. Doon ako nag-start para matuto mag-basketball. Hindi pa uso 3x3, 3x3 na yung laro ninyo. Mm. Tatluhan. Kasi matatanda yung mga pagkakulang sila, medyo may height ako, pinapasok ako.
Ilang taong ka na nun? Siguro mga, mga 14, 15. Ah, so medyo, okay. So medyo late na rin. Medyo late na rin. Hindi nung mga 7, 8 years old, ganun. Hindi ganun yung umpisa mo sa basketball. Actually, tawag dito, ang first sport ko, football eh. Okay. Kaya kung mapapansin mo, number one yung number ko kasi ano, goalkeeper ako. Ayun. Oh, yun pala yun. Okay. Kaya pala. Number one na yun. Kaya sabi nung pari sa akin, may height ka, subukan mo mag-basketball. Ngayon, yung Lopez, yung matandang Lopez, yung tatay, yun ang nagkukot sa Don Bosco dati. So, okay. Pumasok ako doon. Tapos pinasok ako ng mga 2 minutes lang. Umiyak ako. Sabi ko, ayoko na mag-basketball. Dahil kabataan mo pa nga. Pagka, parang, kasi pagka nasa football ako, lahat, yung whole game na yun, doon ako sa loob ng ano, ng bata pa. Siyempre, mga ilang taon ako noon. Siguro, doon ako nagkakamali. Mga 9-10 years old ako noon. Time na yun. Matangkad ka na rin noon, 9 or 10 years old. May height na, kaya pinasok ako nung pari sa ano eh. Kaya pinasok ako sa basketball eh. Sabi niya, mag-ship ka ng basketball. Try me yung basketball. Para ka pala si Hakeem Olajuwon, ano? Kasi si Hakeem, goalkeeper din eh. Goalkeeper din si Olajuwon eh, bago siya nag-basketball eh. Olajuwon, 7-footer nga lang, ano? Kaya sa maganda footwork, yung footwork. Oh, at tanong ko, Manny, paano, lahat ba ng kamag-anak mo matatangkad o ikaw lang na nabigyan ng height? Ang naaalala ko, yung grandfather ko sa side ng mother ko medyo mataas siya eh. Medyo may pagka-Spanish yung ano niya yung lahi niya ba. Tapos yung father ko medyo mataas din, 5'11". Pero yung lolo ko naman sa father ko din ang balita ko lang kasi hindi ko na inabot yun eh. Mataas din daw yun. So okay. hereditary siguro. Pero kasi mga kapatid ko mga ano lang average lang eh, 5 tumayo yung sumunod sa akin 5'10", 5'11", mga ganun. Tapos yung isa 5'8", 5'9", 5'10", mga ganun. I'm not so, ikaw sure, lang 6-footer? Ikaw lang 6-footer sa lahi nyo? Basta pinakamataas doon sa lahi namin. Ang kabali ang boba sa pinakamataas. Alright. So, naglalaro ka sa ano sa Don Bosco that time? Don Bosco, football. Hindi, football muna. Football muna. Pagkatapos nung football, sabi nung Spanish na pare, hindi ako nagkakamali siguro. Pangalan niya si Father Martinez. Okay. Sabi niya maglaro ka ng basketball doon. Tapos, yun. Doon ako nag-start maglaro ng basketball sa Don Bosco. Okay. After tapos sa lugar namin. Oh, sige. Actually, sa lugar namin, hindi ako gaanong gusto ng mga co-player, yung mga kalugar namin sa lugar namin. Pag mayroong kaming liga doon, hindi nila ako sinasali. Okay. Bakit? So, ang ginagawa ko, pumupunta pa ako sa ibang barangay para sumali ng basketball. Patayo ka nila isali, laki-laki mo. Okay. Kasi nga siguro, dahil hindi naman ako ganun kagaling, tsaka hindi ko alam yung mga like yung running, yung mga tawag dito, dahil nga bata pa, di ba? Hindi pa ako ganun ka, ano sa, yung knowledge ko pa sa paglalaro ng basketball, hindi pa ganun talagang kalinaw. Kaalaman sa paglalaro ng basketball. Okay. So doon ka natuto, doon nakakalaro doon sa ibang mga lugar. And eventually, paano ka naging ano? When did you play yung competitive formal basketball talaga? Lumipat ka na ng JRU, gano'n? JRC. Nag-JRU na ako. Nag-JRU na ako noon. Pumunta sa akin si Mr. Asisio. Tapos sabi niya sa akin, try mo maglaro ng basketball. Sabi niya ganyan, papasok ito sa junior. Sabi niya ganyan, pumasok ako. Noong time na yon, talagang wala, laro lang dahil gusto ko lang magkaroon ng ano ng paglalaro, gano'n. Tapos may time na yung lakas na doon, abot ko yung ring kasi may height na rin ako noong time na yun. Siguro mga, that time, mga 6'1", 6'2 yata ako noon eh. Nakakapag, naabot ko na yung ring. Tapos, ang ginagawa ko, gusto kong makapag-dunk noong time na yun. Okay. So, sabi ko, sa Loyola, sa Ateneo. So, noong time na yun, parang, naabot ko na siya, kaya ko na parang ang lakas ang feeling ko, lakas ang katawan ko, kaya ko maglaro. Tapos, natigil ako maglaro. Hindi ko na pagpatuloy kasi hindi nyo na itatanong, nagkaroon ako ng barkada, nakapag-mariwana ako. Okay. Nakapag-mariwana. Tigil ako. At ang age ko siguro, mga, nung high school ako, siguro mga
14 siguro ako nung 14. Wow, So natigil ako noon. Tapos binalikan ako nung ni Mr. Asisto. Sabi niya sa akin, mag-try ka uli. Tapos din nag-try uli ako, nag-basketball ako. Doon nag-start na 'yon. Nag-senior uli ako. Okay. Tapos, pero tinigil na tinigil mo na 'yung bisyo, tinigil mo na 'yung bisyo, ano pa rin? Oh, tigil na. Hindi ka pagsabayin eh. Pagka nagbisyo ka, hindi mo kunyari kung drugs hindi pwedeng pagsabayin. Pagka may bisyo at saka basketball, hindi magkaano 'yan, hindi magkasama 'yan. Pagka nagawa ka ng bisyo, bisyo ka lang. Pag basketball ka, basketball ka. Hindi ka makapag-concentrate. Pag-concentrate ko na iba. Tama. Di ba? Pwede mag-lawyer. In the same time, maging engineer ka eh. Di ba? Mahirap. Hindi kayang pagsabayin eh. Dapat mag-concentrate sa isang... Kung gusto mong gumaling sa isang bagay, kailangan mag-concentrate ka sa isa lang eh. Di ba, bro? Okay. Pwede samahan. May mga kakilala ko nagmamarihuana pero nagbabasketball pa rin. Ay, ako din. Yun nga lang. Ay, nako. Buti nabanggit mo yan kasi meron din ako kakilala gumaling pa sa pagbabasketball ang marihuana. Okay, kaya nga, di ba? Pero kasi ang marihuana ko, bro, ano eh. Talagang hinahanap ko talaga yung pinaka... Yung height ba nung tama. Alam mo ba kung ilang joint ako meron sa bulsa ko? 100 joints. Isang daan yun. Alam mo... Hanggat hindi na nahihirap pa humingi kasi pagka tumitira ka ng marihuana nung bata ako. Pag tumitira ka ng marihuana, hanggat hindi sumasakit ang dibdib ko at hindi ko talaga nakikita yung tama, hindi ko tinitigilan. Yun ang pagkakaiba. Ngayon, meron namang ibang mga player na kaya nakapagmamarihuana at at the same time, hindi nila siguro sinasagad yung tama. Hindi nila nahanap talaga yung sagad na sagad ng tama. Right. Talaga ko pala hashish eh. Hashish. Tama. Medyo ibang trip na yan. Hashish. Bali, sinasali sa rin sa marihuana. Sa marihuana sasali niya. Parang hashish yun. Parang na, no? Ito nga. Sabi nga ni Tony Valenzuela, 1976, uso marihuana at Corex. Yung ibang collegiate player, karga muna. Yung 70s. Delikado yun. Kasi pagka nag-ano ka naman, nag-Corex ka, yung syrup. Tinry ko din yan eh. Bumili ko niya isang kahon eh, nung bata ako. Isang kahon. Ang tama niyan bro, speed talaga. Speed. Pero pag siningil ka, talagang mahihirapan ka dahil ano eh, wala kang ganang kumain eh. Gusto mo niyan, puro sigarilyo. Ganon. Saka speed ka talaga. Parang tamang, hindi ko naman nasubukan ng cocaine, hindi ko nasubukan ng shabu eh. Hindi ko na alam yung mga yan eh. So, nung bata ako, yung marihuana lang ang inano ko. Pero ang tama kasi ng marihuana, may bad trip din eh. May bad trip. May bad trip. Parang iniisip mo ba na, bisa pag yung sobrang tama ka, titignan mo yung relos, pag tinignan mo, 1 hour, 2 hours, parang nagbabago. Trip nga yun eh, trip. Tapos yung iba naman, may mga tao na sabi na nagtitrip, pagkain naman, di ba? Sounds, mga ganon. So yun, ganon yung tama sa akin. Parang dito, ganoon pala yung mukha ko. Sabi ko gano'n, ito pala yung tama ng marihuana. So nakita ko talaga yung tama talaga ng marihuana at sinagad ko talaga. Kaya ang uso pa nun, mga lagkitan, mga tawag dito, lagkitan, yung mga pumuputok-putok, alam mo naman ganyan. Talagang 1970s, 80s, yan ang mga talagang maiinitong araw. Wala pang shabu nun eh. Buti na overcome mo yun kasi eventually nga naging one of the best big men ever in the PBA ka. Pero sige, so ano mo yung phase na yun, nag-concentrate ka na sa basketball, nasa JRC Light Bombers ka na, di ba? Anong age ka na noon yung naglaro ka na sa Light Bomber? Nag-concentrate na ako sa paglalaro ko siguro. Edad ko noon 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okay. Siguro, siguro 18 na ako noon. 17, 18, nag-start na ako noon. Okay. Kasi nagpa-rehab na ako. Sabi si sister ko, ate, rehab mo na ako, hindi ko na kaya to. Inirehab na ako ng sister ko. Ako na mismo, nung bata ako, sabi ko, irehab mo na ako, sabi ko, hindi ko na kaya to. Sabi ko gano'n. Ngayon, lumabas ako, nandira ako. Okay. So, tawag dito, nung lumabas ako, nakilala ko naman doon sa mga, medyo nag-user din. So, paglabas namin, na-meet ko yung mga tao, tapos bumalik uli ako. Sabi ko, ate, delikado. Dalawang beses ako nagpa-rehab, bro, nung bata ako. Wow. Okay. Wow. Nice. Okay. Rehab mo talaga ako. So, nung time na talagang, may time na, kasi nasa, ko, darn.
Darna. Ayun. Malaking bagay din kasi nagtawag ito habang gumagawa ako ng isang bagay. Nung bata ako, nasa bukid kami, para nagtatanim kami, nagdarasal na ako. Darasal ako, nakausok siya, Lord, tulungan mo ako. Yun, ganun. Nice. Okay. So, happy na, okay, parang yeah. Tapos doon sa Darn, meron basketball din. Naglalaro ako. Eh, mainit. Okay. Siyempre, bata ako, naglalaro kami. Doon din. Yun. Nag-start din doon. Parang ganun. Okay. So yung naglaro ka sa JRC Light Bombers, doon sa juniors pa lang, ganun. So nagseryoso ako na sa basketball, Manny. Sino yung mga nakakalaban mo noong time na yun na yung medyo eventually nakasama mo rin sa seniors, tapos baka nag-Mika, nag-PBA rin. May mga naalala ka na ba mga kasabayan mo? Meron. Sila, si Chito Loisaga, okay. JB Yango, si Loisad, si madami sila eh. Tawag dito, sino ba to? Sila Pasco, si Benjamin. Ayan, mga nakalaban ko sa Mika na. Sa NC. Pero, ano tatandaan ko noon, si Watson, inabot ko pa yan. Okay. Si Watson, no? Yung kasama niya, yung sino ba to? Ateneo? Sila Padim? Padim, Chris Gaston. Padim, hindi ko naman tatandaan eh. Pero si Valdez, kilala mo si Valdez? Joey. Valdez. Oh, hindi, si Valdez, yung kapatid ni Maya Valdez. Sa kasi, ano, sa Ateneo? Sa Ateneo? Ateneo, oo. Mga inabot kong naglalaro sa NC na nakalaban ko. Si Steve Watson, si, sino ba to? Si, yung isa pang tiga-Ateneo yun eh. Ano yung bago? Caro? John Kabigting. Kabigting. Hindi ko maalala si Patim at saka si Carpio kung nakalaban ko sa NC. Pero yung Valdez, naalala ko kasi si Maya Valdez, nasa mind ko yun, yung sister ko at si Maya Valdez, nagkaroon ng parang kasi di pagkakaintindihan doon sa paglalaro, alam mo naman pagka magkakapatid, di ba? Ganun ba? Wala sa isipan, kaya di ba wala sa isipan ko yung si Maya Valdez is Valdez, pero hindi, I think si Valdez yata, hindi na nakakit at hindi ko sigurado nakakit ng si Chris Gaston, I mean Chris Gaston. Yeah. Inabot ko yun, yung mga yun sila magkakasama eh. Okay, mga last year na lang natin eh. Well, last year na ng Ateneo yun eh. Last few seasons. Bago sila lumipat ng UAAP. Yeah, Manny, ang tanong ko naman, sino yung mga idolo mo nun na player? PBA o NBA? Actually, sa NBA, si Dr. J. Yung mga bit-bit niyang gano'n, yung kamay na tawag dito. Yan ang mga tawag dito. Yung, saka kagalingan ni Dr. J nung araw na yun eh. Oo. Wala pa yung Michael Jordan eh, di ba? Wala pa yung Michael Jordan, wala pa yung mga si Dr. J, pagka umangat na, talagang mahihirapan kang habulin yung bola. Talagang nandun ka agad sa ring. Tsaka naiikot niya yung bola, napapansin mo yung kay Dr. J, yung mga bola. Laki ng kamay kasi. Oo, laki ng kamay. Yung skill niya, yung talo niya, talagang ang taas ng talo niya, di ba? Yeah. Pero wala pa yung wala pa yung dati na, ngayon sa ngayon yung dating ginagawa ng mga bata, player ngayon ay paladaanin pa sa dalawang hita nila, di ba? Pero 360, wala pa nung una nung araw nung ganun eh, di ba? Dire-direx lang eh, di ba? Kung mapansin mo. Pataasan ng talon lang dati. Ngayon, grabe na pinagagawa nila sa bola, di ba? Ngayon, may art na eh. Talagang pagka makikita mo, pag lumipad, naiikot yung katawan eh. Di ba? Katulad ni Michael Jordan, di ba? Ang daming tira. Pag tumira, susupalpal sa kanan, may papasok sa kaliwa. May kaliwa, may... Para bang tatlong beses na pwede niyang ikot yung katawan niya para mailayo niya yung mga susupalpal sa kanya, di ba? Pag minsan dino-double siya, di ba? Pag makikita mo paano niya nagagawa. Minsan dinilakting siya rin, ipapasok pa yung bola, di ba? Panahon ni Jordan yan, di ba? Ay, sabi pala ni Bart, may mga kwento akong... Si Pons Valdez pala. Pons Valdez, sabi ko nga, Pons. Pons Valdez. Pons Valdez yun. Naman may mga narinig akong kwento nung nasa PBA ka na kwento tungkol sa isa nung nasa JRC ka pa. May time daw na nauntog ka sa ring, totoo ba 'yon? Kwento ko chero na lang 'yun. Kwento ko chero. Kini-clear ko lang 'yun eh. Nauntog ka daw sa ring, nauntog ka daw sa ring eh. Alam mo naman ang chismis eh, tawag dito. Kaya nga. Tawag, pero ano talaga ang kasi sa basket bola lang mo, bro, tawag dito. Pansin ko talagang hard work eh. Kailangan paghihirapan mo talaga. Talaga yun. Kasi dati nung araw, talagang umaga pa lang, tumatakbo na ako, nagja-jogging na ako eh. Tawag dito, talagang nagpapalakas ako ng katawan ko. Mm-hmm. Kasi siguro, yun din na nakatulong sa akin. Siyempre,
number one, yung pagdarasal talaga na para magawa mo yung everyday na routine ng life mo, tatakbo ka na, gigising ka na madaling araw, magja-jogging ka na, wala man, kasi nakatira ako sa Mandaluyong eh. So from Mandaluyong to Green Hills, iniikot ko yun. Tapos may sprinting yun, lahat yun, every day yun, every morning yun, ginagawa ko yun. Ayun, tapos tawag dito. At the same time, pagkatapos doon, nasa dumlaw na ako, 2 to 4, nagda-practice mo lang ako ng dribble ko. Dribble, tapos yung touch ng board, kaya tumaas yung talong ko, siguro dahil doon kasi araw-araw, kasi nasa araw-araw kasi 2 to 4. 2 to 4, nasa dumlaw ako, nagba-basketball ako, baka doon yung ano, kasi tinatap ko yung, alam mo yung pinaka-hamba nung board ring, yun ang inaabot ko. No. Medyo mataas yun eh. Medyo right, mataas yun, baka akala siguro doon ang galing yung untog ng ulo ko. Pero hindi ko naman mamutok. Natatap ko yung pinaka-kanto. Yung pala, no, yung kwento pala na yun, either kutsero or barbero ang nagkwento nun. So, ganun lang. Pero Manny, yung nasa... Puro para Marites. Mga Marites. Marites na ngayon. So, yung nung nasa JRC Light Bombers ka, may ibang schools ba nag... Kasi tumuloy ka na sa Heavy Bombers, di ba? Dumiretso ka sa seniors. Pero may ibang schools ba na nag-recruit sa'yo? Sinubukan kang kunin mula sa JRU? Meron. Ano yung... Yung Lasal. Lasal, okay. Kasi that time, tawag dito, parang request yata ako ng kamayan na maglaro sa Lasal. So, binigay naman ako ng JR, pinahiram naman ako ng JR kasi ang, namin yata, nung din namin nun, si, ang din namin, si Baltasar. Parang ipinahiram ako sa, sa kamayan, tapos parang nagustuhan yata ako, gusto akong kunin sa Lasal. So, ano yung kamayan? Yung restaurant kamayan, sa kamayan. Yung restaurant pa. Tito Eduke. May team sila. Parang Lasal yata. Parang Lasal yata yun eh. Parang ano yata ang kumakapit ng kamayan nun, Lasal eh. Parang Villa Vicencio. So, pero kami, So, kinukuha ko ng Lasal nun, eh, hindi naman nag-materialize. Nag-stay ako sa JR. Okay. Okay. Diba, mga player ng Lasal nung panahon mo na ano? Di ba sila Wichiko na yata yun, di ba? Si Ron Jacob. Oo, Ron Jacob na yun. Nung time na yun. Papasok pa lang si Ron Jacob noon. Wala pa si Ron. Kasi nung may kamayan. Wala, bagong start pa lang ng kamayan noon eh. Siguro kung hindi ako nagkakamali noon, 1979, 80s na yata yun, 1980. Saan liga kayo sumali, yung kamayan? Hindi ko na maalala eh. Hindi ko na maalala. Pero tawag dito, hindi ko na maalala. Kasi wala pang PABL noon. Saka hindi naman yata sila nag-mika. Nag-mika ba sila? Hindi. Matagal na kasi, hindi ko na maalala. pero maganda laro mo sa JRC. Kasi na-consider ka rin at that time, aside from the fact na naglalaro ka sa JRC, na-consider ka rin na maging RP team noon, di ba? Na-recruit ka para sa RP Youth noong 1979. Oo, kasi nga tawag dito, siguro nga, nung nag-start ako, laking bagay rin kasi nung pag-iinsayo ko nga nung madaling araw, nung everyday na jogging ko, mabilis na ako. Kasi bihira sa player kasi yung gigising ka na madaling araw, mag-workout ka na eh. Hard work ba? So, nakikita siguro yung mga, yung kung paano ako habulin yung bola, ang bilis ko nang tumakbo noon. Ano yung practice talaga eh, practice. Talagang, siguro may naka-ano sa akin. Tapos pagka, actually, wala pa talaga yung concentration ko sa basket. Basta pa sa ako, laro lang. Pag nag-enjoy akong laro lang, gano'n. Hindi ko pa iniisip yung mag-PBA ako, gano'n. Pero yung time na yun, hanggang sa lumilipas ang panahon, nararamdaman ko sarili ko na iba na yung dating ng katawa ko, iba na yung laro ko. Parang sabi ko sarili ko, napapanood ko yung mga player sa PBA na someday, sabi ko sa isipan ko, makapaglalaro ako dyan. Kasi nung nanood ako sa Rizal Memorial, nung bata-bata pa ako, may sumigaw sa akin, "Hoy, tumabi ka dyan!" Kasi laki nga eh, di ba? Kaya doon sa beach eh. Naglakad ako, "Hoy, tawag dito, tumabi ka dyan, nanonood kami." Parang gano'n, sabi ko, balang araw makikita. Sa isipan ko yun ha, balang araw makikita yung papanoorin niyo ako dyan. Yun, yung time na yun. Right, di ba wala sa isipan ko yun. Nung sinigawan ako nung isang tao doon sa bleacher kasi nanonood ako. Ano pa yata laro na nun, iiko pa eh, nung dati. Bata pa ako noon. Sa Mika. Okay. Oh, gagaling pa ng mga player noong time na yun. May paano noon, masabi ko lang sa iyo, Manny, may mga nanonood na mga former players din, si Aldo Perez nanonood ngayon, former teammate mo.
di ba? Si Mon Cruz. O si Mon Cruz, nanonood. Mon Cruz. Oh. Kamusta kayo dyan? Mga co-players, mga kaibigan ko. Si Django Arce, nanonood. Si Rick Malyari. Kilala mo si Rick Malyari. Naging trainer ng RP, RP training team yun. Kamusta kayo? Kamusta? Oh, so they're all watching here para siyempre kay Manny Victorino. Okay, so paano nangyari yun, Manny, di ba na kinuha ka sa tryouts ng RP Youth? Although eventually hindi ka naman na line up doon sa 12, no? Pero ano yung naalala mo sa experience na yun? Experience ko noon, hard work din, ano, tawag dito, practice kami, ensayo. So pinatawag ako, parang sabi niya, mag-report ka sa ganito, sa Rizal Memorial. Napili ka para sa RPO. So, try out kami, try out. Pero, ang tingin ko doon, mayroon talagang mga player na naka-line up na maglalaro na talaga. So, pagpasok ko doon, naglaro kami. So, napabilang ako doon sa residence, bali 12. Tapos kami yung, just in case, mayroong na-accident yung player, kami ang papalit. So, yung time na yon si Dicini yata ang head namin. Parang siya yung manager namin eh. Si Dicini. Time pa ni Marcos yung time na yun. So, napunta kami sa Brazil. Napasama ako. So, ang nagawa ko sa Brazil naman, naka-Amerikana kami. E di ngayon, siyempre, pag naka-Amerikana ka, di ba? Nakakahiya naman, mag-abot ka ng tubig, di ba? Di, ang labas ko doon. Pero nahihiya ako dahil kapit-kapit ko, tubig eh. Naka-Amerikana ako, tapos player ako. Inaabot ako yung mga player. Masyado siya, naka-Amerikana ka. Siyempre, may gano'n lang. Dala ng kabataan mo, siyempre mahihiya ka dahil Amerikana ka, tapos eh, nag-aabot ka ng mga, ano mo na, mga ganun mga pag-iisip ba ng, ano, naka-Amerikana ka, nag-aabot ka ng tubig. Pero, ganun nga, dahil nga kulang nga yung tao, so nag-aabot ako ng tubig sa mga player noong time na yun. Napasama ako sa Brazil, pero hindi ako naging player, kundi naging water boy ako. Pero naka-Amerikana ka. Naka-Amerikana naman, bro. Tapos may plug pa ng Philippines. Tsaka nakasakay pa ng aeroplano. Oo, yun ang matindi doon, bro. Tawag dito, talagang hindi ko makakalimutan yun dahil ang dami kong bansang napuntahan. No? Kasi pag pumunta ka sa Brazil, mag-stopover ka ng New York eh. So, nakita ko yung mga parents ko kasi ang mother ko nasa New York sila eh, that time eh. 1979. Okay. 78. So, nakita kami ng mga magulang ko doon sa New York, sa Kennedy Airport. Kita kami doon. Tapos doon, bumiyahe kami ng ano, ang dami eh, Hong Kong, tapos mula Brazil, mula New York, sumakay pa uli kami ng aeroplano, papunta naman ng Brazil. So, pagbabalik namin, dumaan kami ng Hong Kong. Kung di ako nagkakamali, ginamit yata ako sa Hong Kong. Pinaglaro ko sa Hong Kong. Ang time na yun. Nice. Dami rin biyahe. Teka, naalala ko, may nakita akong comment kanina, natawa ko eh. Ano yan, kay Kat David Escobar. Good morning. Ito, may comment dito, Manny. Oh. Asawa ni Jolly Escobar, kaibigan namin yan. May post. Nakita mo, basa mo ba? Katabi daw niya si Jolly Escobar. Winelcome mo raw si Jolly sa PBA. Sinuntok mo raw nung rookie si Jolly Escobar. Hindi ko na story. Hindi ko na Escobar. Kaya nasusuntok. Ngayon, si Kat na yung sumusuntok sa kanya. Ha? Ako nanuntok, ha? Ako ba sinuntok ko? Siya sununtok ko. Ako sununtok. Ikaw daw. Yung rookie sa nun, eh. Malamang ikaw yung bumanat. Kasi ikaw yung veterano. Malamang yung ikaw nag-welcome sa kanya ng ganun, di ba? Makulit kasi yan, eh. Napakala. Yan ang tinatanong din natin, ano? Hindi lang kung sino nag-welcome sa'yo. Sinong win-welcome mo? Oo nga. Maganda. Mamaya, anuhin natin yan. Welcome yung suntok. Welcome ng suntok. Pero sabi ko ngayon, si Kat na yung sumusuntok kay Jolly ngayon. So wala naman. Oo naman. Di ba? Then I don't know. No, not joking about that. Kasi si Jolly, tama rin yung ginawa mo, Manny. Tama yun. Sana, tama rin yun eh. Oh, si Jolly Escobar, makulit talaga yun. Dapat talaga suntukin minsan yun si Jolly Escobar. Eventually, magiging guest din namin si Jolly. So, yun. Makikwento ni Jolly sa atin yan pag nag-guest na si Jolly Escobar dito. Manny, sino nung nasang JRC ka, Heavy Bombers, kamusta yung performance ng team nyo sa NCAA? Ano eh, parang on and off yun eh. Dahil, anong ko noon, malakas kami. Ano lahat ng mga player, may height. Pero, pwedeng lumaban, lumalaban,
pero kapos, parang ganun. Like, kasi ang number one team noon, ano eh, kung di ako nagkakamali, Sambeda, mm-hmm. Lasal, yan, mga ganyan. Mga Ateneo. Pagkalaro namin yun, hindi naman lumalayo sa amin. Minsan, may time na kalakasan ng Lasal na, tinambakan namin ng 15 points after first half, tinambakan namin. So, nung hinabol kami nung Sambeda, eh, nagkaroon kami ng meeting, para daw, kasi na may mga bulong-bulungan yung mga hulog-hulog na nung araw eh. Mm-hmm. Nung araw, di ba? I think nag-start yan sa Chris Patriota, hanggang doon sa amateur, nagkaroon ng mga parang hulog-hulog na ganyan. Tinatanong kami nung coach namin, nagkakaroon kami ng meeting, ano ba nangyari? Mayroon ba tayong mga lumalapit sa inyo na nagbibigay ng ganito? Parang, nagkaroon kami ng close, ano ba, meeting. Inaalam kung bakit kami nahabol na ganun, ang laki ng lamang namin, at maganda yung nilalaro namin, bakit all of the sudden? Parang, malakas sa una, tapos pagdating sa mga malapit-lapit na nasa fourth quarter na, nasa second half, ano, wala pa namang fourth quarter, second half, patapos na, parang kinakapos kami. Parang nahihirapan kaming maipanalo namin. Pero may posibilidad, kaya siguro hindi lang makita siguro yung ano yung weakness ng team, ano pa kailangan ng team para magkaroon ng panghuling laban, yung para lumakas ba sa merong panghuling laban yung fourth quarter para manalo. Doon kami wala. Kaya nahihirapan kami pumasok, pero panlaban yung team namin kasi may height na. Walang end game. Siguro hindi lang siguro makita kung ano talaga yung kulang pa nung team. May kasi, kasabay ka ba, Manny, na nang may kasabay ka ba sa team mo na nag eventually nag PBA rin o nag Mika PBL? Meron si Vicente. 6'5" din yon, GRU. Okay. Kaya naalala ko, yun ang umakyat ng PBA na kasama ko sa Great Taste. Hindi nyo na siguro kasi sandali lang naglaro yun eh, si Vicente. Tapos, Gallery Dominic. Mataas din yun, 6'5 yun. Co-players ko sa GRU. Okay. Nakasama ko yun, 6'5 din. Nakasama ko, tapos parang deliver ko ba, noong time ni Baby Dalupan, nakasama ko siya. Ayun, parang siya pumapalit sa akin pagka gusto kong pagpahinga ni Baby. Siya pinapasok. Nice. Ito, may buwabati sa'yo. Dating kasikuhan mo, Ricky Relosa. Ricky Relosa. Nasa stage yan. Musta na? Dami raw naghahanap sa'yo doon. Dami, sinakwento ko sa'yo yun, Manny. Dami naghahanap sa'yo, nandito ka pala. sa tagal na ako dito. Tagal na ako. More than 2 years na ako dito. 2.5 years na ako dito ngayon. Hindi ako bumalik sa States eh. Nag-stay ako mula nung nagkaroon ng pandemya. Kasi nga maraming ang nabalita no nung ano marami talagang epektado ng COVID doon sa States. Kasi binomonitor ko yung sa New York, talagang sobra ang COVID nung panahon na yon, nung time na yon. So nag-decide ako mag-stay dito sa Pilipinas. Hindi na ako bumalik muna doon sa States. Mhm. Ayun. Yeah. Kasi yung mga balita talagang matindi ang balita doon. Oo nga, hindi, medyo mabigat talaga ng umpisa sa States. I mean, nag-wave talaga na matindi, di ba? Kaya, ngayon, nag-umpisa na naman. Marami nga nag-stay. Nag-umpisa na naman ngayon. May buwabati na naman sa'yo si Andy De Guzman. Andy, okay, si Andy De Guzman. Oy, Daddy Goose, check your inbox, Daddy Goose. I've sent you a message. Please check your inbox. Okay. Thanks for watching, by the way. Tapos, yung kaibigan mo nanonood eh. Si Joel Macron Camper. Ha? Kaibigan mo eh. Oo, hindi. Ito. Sabi sa akin yung ano niya eh. Si Ron Salamat. Ron Salamat. Oo, kasama ko yan, New Jersey. Salamat, kumusta ka na? Mabuhay ka, Mr. Salamat. Ha? Meron kaming segment dito, ano, Manny yung tawag. Yung may mga photos kasi na hinanda si Tim. Okay? So yung tawag namin sa segment na ito, time capsule. No? Babalik tayo. Well, let's go back in time. Para tingnan yung mga photos na nahanap namin no about Manny Victorino. This segment is brought to us by Champs Yummy. House Roast Chicken. Yan, bagong picture. House Roast Chicken, the best. Diba? Yes. Sarap niyan talaga. Okay? So check that out. Ito yung mga contact details ng Champs House of Chicken sa Tagaytay. Facebook, Instagram, andyan yung telephone number nila. For delivery, they deliver to Metro Manila, Cavite, Laguna via Lala Move and TokTok. Okay. Pasok tayo sa time capsule, Manny. Ha? Ito yung unang picture natin. Yan. Oh, GRC. GRC, light bombers. Light bombers, yan. Light bombers, di ba?
So pag light, ay sorry, balik muna tayo. Sorry. Balik. Pasensya na guys. Trying my best. Oh. Hanapin niyo si Manny diyan. Yan. Nasaan si Manny diyan ang tanong? Nasaan si Manny diyan? Number 11 yata eh, tama ba? Number 11. Number 11. Oh, number 11 ka diyan, Manny. Sa taas, no? May isang mas malaki pa sa iyo. Yung number 12, mas matangkad pa sa'yo. Si Vicente, bro. Yun yung Vicente. Kapantay ko, yung, nasa kanan ko, si Vicente yan. Nasa kaliwa ninyo, nasa kanan ko, doon sa picture. Si Vicente Danilo. Yan, yung nakasabay ko sa, ano, si Great Taste. Yan. Danilo Vicente. Yan, Danilo oh, yeah, Vicente. You're right, Danilo Vicente, 6'5 din yan. Oo nga, tangkad yun. Oo nga, diba? Okay, pero dito, number 11 ka. So, hindi ka number 1 dito. Siyempre, hindi kami sanay. Gusto na, alam namin. Bawal yan. Bawal mag-bawal. Tama. Amateur eh. Tama. Bawal. Hindi ka pwede mag-33 dyan. Hindi ka pwede mag-0 dyan. Basta tawag dito yung 4 to 11 lang. 4 to 15. 4 to 15. Up to 14, oo. 15, di ba? Yeah. Oh, wala pa rin, hindi pa uso yung mga pwede kang mag-33, pwede kang 223, di ba? Jordan, ganun number. Although ngayon pwede na. Ngayon pwede na. Ah, ngayon pwede na, open eh. Open yung assistant na isa, si Alfredo Serafica, narinig na rin natin yung pangalan na yan dito sa show natin. Serafica, oo. Ano yan, pamangkin yan ni Carvajal. Kilala niyo, nabutan niyo ba si Carvajal, yung mataas na player ng GR yung araw? Yes, bonus. Si Ed Carvajal. At pamangkin niya yon. Si Serafica, pamangkin niya yan. Barkada ko yan sa GRU. Dati, si Serafica. So at this, ano, this stage... Yung, ano, team captain, ano? Kamag-anak ko kaya yan. May Ventura ba? Team captain? Ernesto Ventura. Yan yung namatay na player na nabaksakan ng board, si Ventura. Nabaksakan ng board, namatay yan. Hindi nyo ba nabalitaan yon? Parang narinig ko yung kwento na yan. Alam ko yan. Dati, 79, hindi ako sigurado, no? So, tawag dito, nag-run Ruben kami. So, kasi nagdadadunk na kami noon eh. Noong time na yun eh, ano eh, senior eh. So, karamihan nagdadunk doon, siguro mga apat kaming player. So, meron kaming kasamang isang Philip noong time namin. Kasunod ko pa nga, ano, nasa likod niya ako, nagdunk siya. So, nung pagdunk niya, kumapit sa ring, ang kasunod, ang kukuha ng bola ngayon, kasi, di ba, galing sa baba, di ba? Ipapasa nung dalawa yan eh. Yung isa nagle-layup, yung isa kumukuha ng bola, di ba? Yung Ventura, nataon na pag-dunk ng Philip, sumusunod yung Ventura. Bumaksak ngayon yung board. Pagbaksak ng board, kasi may kalawang na nga yung tatlong ano eh, yung bakal na ano, may kalawang yata yung dulo. Bumaksak na yung board. Eh, yung board eh, may bakal. Tapos yung pinaka ano niya, parang, hindi ko malaman, parang ibang klase yung board niya eh. Hindi kahoy eh. So, bumaksak na yun sa finalo niya. Bumaksak na yung tama-tama. Pag dunk nung, bumaksak siya at sumunod. Bumaksak yung board. Kasama yung ring. Lahat buong, ano, pati yung, ano, yung pinaka-hamba nung basketball court. Bumaksak sa dibdib niya. So, nung inangat, alam mo, dalawa kami bumuhat ng board. Di namin mabuhat eh. So, ang dami namin bumuhat ng board para maiangat namin. Nung binangat namin, biglang lumabas yung dugo niya rito sa bibig. Nung time na yun. So, nung binuhat namin, dinala agad namin sa Lourdes Hospital kasi yung pinakamalapit ng hospital doon sa Magdaluyong. Patay na kagad? So, hindi pa namatay. Ano pa, bali, ang tingin ko doon, ang palagay ko doon, internal hemorrhage na kasi tawag dito, lumabas na yung dugo dito, tapos babaksak ng board dito, siguro namuuno yung dugo dito, hindi makakahinga. So, kailangan butasin dapat yung lalamunan para lumabas yung ano. Pero dahil nga siguro sa bigat ng board, bumaksak sa dibdib niya, nagdugo na yung loob ng ano niya, dibdib niya, yung baga niya siguro, inabot, yun, nagkaroon na ng blood doon sa loob, nahirapan na. So, ang tagal pa, bago maano, dahil ang tagal ng doktor, nangyari yung gabi na eh. Di ko malaman kung anong date nangyari yun, anong oras. Wow. Pero alam ko, gabi na yun, walang doktor na nag-a-assist pa. Dumating yung tatay, kasi yung tatay talagang inalagaan yung anak niya, gusto niya kasi mag-PBA yung anak niya, talaga inaalagaan niya eh. Talagang mahal na mahal yung anak niya. Talagang gusto niya maging player talaga. Eh, gwardiya namin yan eh. So, yun. Grabe. Yan yung Ventura. Grabe yan. What a story. Grabe yung kwento na yan. Matindi yan. Si Sid parang nawala ng hangin. Ang mag-anak mo kasi. Ganun talaga. Pagka oras na.
Correct, correct. Nga, kahit kailan, kahit nagbabasketball ka, pwede mangyari. Nakasulat na yun, oras na yun. Nangyari, mangyayari right. talaga agree. Sa buhay. Lalo na pag ganyan yung kwento, di ba? Kasi parang matindi talaga yung pangyayari na yun. Akalain mo ganun ang mangyayari, my gosh. Sumikat ang JR yun na. So what's our next photo? Ah, sumikat? Ah, okay. Sumikat. Sumikat dahil sa story nyo. Lalo sumikat. Sikat na JR yun. Grabe, no? Yan. Yan ang ano. Dito, ito heavy bombers ka na dyan eh. Oh, yan. Yan ano, yung mag-ano na ako, mag-RPOT na ako nyan. Medyo napupusuan na ako dyan dahil medyo maganda-ganda na dahil pag nagjajaryo ka ng ganyan, medyo ibig sabihin talagang meron kang future na maging magaling na manlalaro ng basketball, makakakit ng PBA. Yung time na yan. Yung uniforme ng JRU pala noon, parang yung Cleveland Cavaliers nung mga late 70s ganyan. Yung may mga ganun dito, parang may dotted lines dito sa mga sando, sa taas ng sando, di ba? Uniform din ng Lasal, tingnan mo, sa likod. Mga player ng Lasal. Parang ngayon ko lang nakita. Yan, sentro yata nila yan, kung di ko nagkakamali, si sentro niyan, si Lucido ba? Lucido, no? Lucido. Baka si Jay Lucido yan. Oh, si Lucidio, sentro ng Lasal nung araw. Lakas din yan. Hindi ko mabasa. Kaya kung mapapansin mo, payat ako dyan. Dahil, yun nga, sa pagja-jogging ko everyday doon sa ano, sa kalsada, everyday for hour. Kaya medyo talagang skinny ko dyan. Saka mabilis ako dyan ng time na yan. Pero 6'5 ka na nito. 6'5 ka na dyan. 6'5 na siguro ako dyan. 6'5 na ako dyan. Kasi dad ko dyan. Wala pa 200 pounds. 180 lang, 90 lang yata, ano? Oo, oh, mga 81, 90. Pero mas malapad, kahit nung payat ka, mas malapad talaga yung shoulders mo, eh, no? Di ba? Kasi ibig sabihin, hindi ka tulad ni Mon Fernandez na talagang parang diretso-diretso. Mm-hmm. Ikaw, malapad yung shoulders mo talaga, eh. Medyo may laman-laman ng konti kung kay, yes, kumpara kay Mon. Okay, what's the next photo? May binabasa ako nito eh. Victorino, despite the advantage in ceiling, does it belong to the class of 6'3 Jay Biango and Jay Lucido? It's because, ano yung nakalagay? Of the... Obvious... Something. Hindi ko mabasa. So, status? Stance. Sa sobrang tagal yan, hindi mo mabasa. A very raw, hard court goalie. Goalie. Parang goalie, di ba? Oh. Galing. Yun yung mga naka-mention. J.B. Yango, Jay Lucido. Tapos ikaw, kasama sa article. Okay. Eh, pero binanggit naman na yun, medyo siksik naman yung dalawang yun, si Lucido at si Yango. Oo. Di ba? Medyo may katawan yung dalawa eh. Yeah. Malakas yung mga yun. Move on to the next. Yeah. Ayan, ito yun. Ito yung RPU yata, no? Mm. Napapansin ninyo, di ba lahat yung mga player nakaputi, kami naka-Amerikana. Oh. Yan yung mga maglalaro talaga sa ka-lineup. Kasi mo, di ba, nakita mga nakaputi sila lahat. Sabi yung naka-Amerikana. Yung mga water boy naka-Amerikana. Tira natin kung sino nandito. Ha? Sino ba nandyan? Si Chito. That is Chito Loizaga. Sino nakakita mo dyan, Manny? Naalan? Sino yung kumili ng Chito? Ayan, nandito. Si Rad. Ito, sa gitna si Pasco. Eh. Pasco si Rad Pasco. Eh. Nakabigote sa gitna. Tapos, Si Lucido, nasa kaliwa. Si Lucido yan, nasa kaliwa. Ito, nasa kaliwa. Kita mo yung kaliwa, yung pangalawa sa una. Sa kanan natin ngayon, nasa likod niyan, si Lucido yan, di ba? Lasal. Okay. Tapos, I'm not sure kasi hindi ko masyado makita yung player, no? Ito ba si Jay Biango ba yun? Jay Biango yun, di ba? Jay Biango at Joel Banal magkatabi. Ayun, Joel Banal. Si Joey Marquez, nandyan din yata. I think. Oh, pero hindi siya kita sa photo. Nadaputulan ng ulo yata doon sa may taas si Chong. Yoyoy Villamin nakasilip sa likod ni Chito Loizaga. Ayun, oh, tama. Sino yung katabi ni si, Joel Banal? Ba, ano, JB yung naka-Amerikana na sa bandang dulo. Sino ba yun? Si na nga, pinag-uusapan namin yun. Kamukha ni Ray Lazaro eh. Ray Lazaro yata o napasama rin yata si Ray Lazaro dyan. Kamukha ni Ray, hindi ako sure, but it looks like Ray. Oo. Ray Lazaro napasama din dyan. May mga lineup yan eh. Sino itong nakaluhod sa harap katabi ni Rad Pasco? Rad Pasco, sa bandang kaliwa? Yung sa may harap ni Chito Loizaga.
Yung naka-squat. Hindi ko naman, hindi ko maalala. Eh. Bisaya, alam ko, Bisaya yan, pero hindi ko naman maalala. Okay, okay. Dodi Ramas ko. Daw. Dodi Ramas. Dodi Ramas. Right. Okay, okay, okay. Tapos Hector Calma. Nasa pinaka- Ayan, may mga... Yung mga player na nakasama ko sa RPO, kilala nila lahat yan. Yung mga magkakasama kami dyan. Kaya kung sino man sa inyo panonood, paalala nyo sa amin kung sino yung mga hindi namin mapagkit yung mga pangalan. Oh, correct, correct. Hindi, magagaling itong mga nanonood sa atin, Manny. Hayop itong mga fans natin dito. Sino ba itong mga nakapute? Si Calma, si Lobo. Calma, Hector Calma, oh. Oh. Etok Lobo. Ang trainer yata namin niya. Ay, sorry, si Bot. Si Dalosa, ano ba yan? Hindi si Bochok yan, si... You know, si which one are you talking about? The guy yung sa gitna? Yung ang trainer yata namin yung doon nagkakamali. No, si Rad Pasco. That's right. Oh, si Juan Cotillas, yung football, Rad Pasco. Yung football coach. Okay. Yung football coach si Cotillas. That's right. Galing. So ito nga, naka-Amerikana. So yung Amerikana, hindi maglalaro. Yung mga nakapute, yun yung mga naka-line up talaga. Oo. So yung mga naka-line up. Sila yan. Hindi ko lang ano, hindi ko alam kung yan yung maglalaro na kami o magpaparada na kami kasi may parada. Right, right. Oh. Pero nangingibabaw ka sa height dito eh. Ikaw, baka ikaw malamang pinakamatangkad ka rito kasi sa mga naka-line up, mas maliliit sa'yo lahat yan eh. Hmm. Di ba? Oh, eh ano, sinusito, taas din yan, 6'5 yan sa video eh. Nasa pangalawang tatap. 6'5 din yata yan eh. Hindi ako nagkakamali, 6'5 din yan eh. Tapos yung mama na nasa gitna, sino yan? Yung katabi ayan ang mga manager namin. Si yan yan. Attorney. At mga lawyer yan. Bali, mga ano, mga... Okay, okay. Ayan, mga ano yata ni assistant ni, ano, Dicini. Okay, mga kumpanyero. Mga hunter, magkadala ng mga allowance namin, pera, panggastos doon sa Brazil. Sila yung mga nagmamanage. Kailangan talaga yung kwelyo nasa labas ng jacket, ano? Yan talaga uso. Ah, yan ang uso ng araw. Yun ang uso ng araw talaga. Uso ng araw yan, tawag dito. Uso pa mga nick-nick ng araw nung time na yan eh. Buti wala kayong malaking kwintas, yung may malaking medalyon sa gitna. Pero kapag ganun. Oo, dahil sobrang mahal nun eh. Pagka meron ka nun, mag-display ka nun, mahal masyado yun. Parang Dante Silverio, no? Ayun, mga dapat mga 500. May 500,000 na 300 to 500,000 para meron ka mga ganun pa display sa dibdib mo. Kung tunay. Pero dati meron talaga eh. Kung tunay, tama. Si Sig Guerrero pala nandiyan, no? Si Sig Guerrero. Beside Joel Banal, sabi ni Rod Diabes at ni Bertie De Sena. So yan pala si Sigfrid Guerrero. Okay. Former UP coach or assistant coach. Yan yung mga, mga naglaro sa, I think, Sambeda, UAAP, di ba? Pinaghalo-halo na dyan eh, di ba? Nasolve mo na yung tanong mo. Si Yoyo yata, naglalaro na sa Bican yan eh, no? Noong time na yan, di ba? Pwede, yes. Oh, kasi nasa... hindi nag-UAAP si Yoyo eh. Kinanto niya, di ba? Dumaretso siya Mika eh. Oo nga. Hindi na siya nakapaglaro sa FAU eh. Yung papeles niya, kung medyo kakamali, eh. Naglaro pa ako ng presto nun sa Mika eh. Di ba? Yung... Naglaro pa ako nun eh. Nakalabang ko pa yan. Nakalabang pa rin. Upcore. Yes, upcore. That's right, that's right. Naglaro ka ng 1 year sa Mika, di ba, Presto? Oo, oh, hindi, di 1 year yun. Sino yung katabi niya, no? Ni Chito Loizaga, si Gary Vargas yan, no? Gary ba yan? O si Saldi? Saldi? Sino Saldi? Latosa? Hindi, ano? Si Saldi yan. Hindi. It looks like Gary Vargas. Well, yung tinatanong din ni Bertie kung si Gary Vargas. It looks like eh. Parang wala akong ibang ma-identify na ganyan itsura eh. It looks like Gary Vargas. Eh, nasolve yun na yung katabi ni Yango. Nasolve yun na. Wala eh. Baka nga raw si Lazaro. May nagsabi Christopher De Leon eh. May nagsabi Christopher De Leon. Baka si Ray Lazaro nagsabi Christopher De Leon. Hindi siya. Kung sino man nakakaalam. Sino yung katabi sabi ni JB John Morales. Nasa likod ni JB Yango. Pero may hirapan tayo dyan. Alam mo, mga kalaban natin dyan, ang lalaki. 7-footer. Wala tayong makukuha panalo dyan. Wala tayong chance dyan. Kasi world dyan eh. Problema talaga natin, di ba? Hanggang ngayon yan, Manny, di ba? Hanggang ngayon, yan ang problema talaga natin. Hindi talaga lumaki ang Pilipino. Kahit sabi mo, may mga pa 6'9", 6'10 na tayo ngayon. Overall talaga, maliit tayo eh. Nahihirap pa rin tayo. Pero na alam mo, natin. Alam mo, tingin ko dyan, kasi katulad, hindi katulad ngayon, di ba? Kung mapapansin mo, mayroong matataas na player ngayon sa NBA.
pero mayroon din maliliit na koponan na nagcha-champion, di ba? Yes. Alam mo, malaking bagay yung nagkaroon ng scientific, napapag-aralan ng lahat eh. Mm-hmm. Alam mo yan? Tawag dito, siguro, battle of the brain na ngayon ng labanan eh. Hindi na yung, siyempre, kasama na rin yung lakas dyan. Di ba? Yeah, yeah. Pero ngayon, battle of, parang, ano eh, chess eh. Parang, ano na eh, yung bang pag-aaralan mo kung ano yung kahinaan ng bawat team eh. Kung paano mo che-checkin, kung ano ba, paano natin tatalunin itong team, kaya ba natin ito ng running game, yung pasahan natin, kaya bilisan natin yung bola, o may shooter ba tayo, paano gagawin natin, ganun. I mean, napapag-aralan na lahat ngayon eh. Hindi na katulad nung araw na may hype ka lang, laro ka na. Ngayon, hindi eh. NBA, hindi na ganun eh. More on skill, more on nung tawag dito, kung masusuit up ka dun sa team eh. Yung bang, kung yung skill mo, tamang-tama dun sa team eh. Pinag-aaralan nila lahat eh. So, I think, pwede na, pwede tayo manalo kung talagang pag-aaralan maigi kung paano natin tatalunin yung mga kalaban. Parang gera eh, parang ganun eh. Parang pagpumasok. Strategy. Art of war. Strategy. Katulad for example, like si Jordan, di ba? Kung anong weakness, kaya si Jordan, mahirap ka talagang check si Jordan dahil ang weakness ni Jordan, mahirap ka hanapin eh. Dahil maraming ang move eh, di ba? Mm-hmm. Pero pwede mong talunin ng isang team pagka talagang pag-aaralan mo maigi. Talagang pag-iisipan mo kung paano mong i-set yung laban at kung sino yung mga player na dapat. Dapat meron kang bawat player. Pag-aaralan mo kung ano yung weakness ng player pinakamagaling. Kung paano yung puso talaga ng team. Kasi pagka tayo, katulad tayo, alam ba yung pinaka ano sa puso ng tao, di ba? Puso. Pag tinamaan tayo sa puso, patay tayo kaagad eh, di ba? Brain, puso eh, di ba? Yeah, yeah. So, titignan mo kung sino yung puso talaga sa team, kung ano ang weakness ng team, paano natin matatalo yung team. Mapapag-aralan na lahat eh. Katulad, for example, parang bumibilis ang tao, lumalakas, paano nakakapag-dunk ng makikita natin eh. Kung mag-dunk eh, parang sa foul throw lang, di ba? Sa foul throw na ano, may nagda-dunk mula dun eh, di ba? Kasi mm-hmm. kung paano mabibigyan ng player na skill na lumakas, eh hindi naman, meron mga player na hindi naman six-footer pero nakapagdadang, di ba? Yeah, dahil napapag-aralan nila kung paano tumaas ang talon, di ba? So, I would say na siguro talagang kailangan lang talaga pag-aralan maigi. Pagka gusto mo talagang manalo ka, talagang pag-aaralan mo maigi. Scientific na nga, tawag dito, pati yung kakainin mo eh. Ngayon, tulad si LeBron James ha, he spent 1 million para lang ma-sustain yung lakas niya. Pero hanggang doon na lang yun kasi lumabas na yung talagang galing niya. Limit yung ano niya, yung height niya na nakuha niya na yun. So may maintain niya na lang yun. Pero he spent a lot of money. Talaga nagbabayad siya para pagkakala. Tsaka meron silang ano mga personal chef talaga na gagawa ng pagkain, yung talagang nutritionist, 'di ba? May timpla talaga yun kung anong laman nun, ilang calories ganyan. 'Di ba? Yeah. Eh nung ano, nung araw mamunlok lang kinakain eh, pwede na eh. Oo nga. Diba? Kinonfirm ni Ray, ni Ricky Relosa si Ray Lazaro daw yung nasa picture, hindi si Christopher De Leon. Okay, so diba? Kinonfirm ni Ricky Relosa. Ito naman yung next stage mo, no? So after naging alternate ka sa RP Youth, ito talagang nag-RP training team ka. Kaso US RP training team ito. Oo. Dalawang Pilipino lang yata na lineup diyan eh. Yan ano ko diyan talagang nasaktan ako dyan dahil alam ko, yung pick ko nandiyan na rin eh. Medyo kaya ko nang sabayan yung mga Amerikano eh. Kaya lang medyo dyan, malakas ang discrimination kasi number one, ang coach namin dyan, Amerikano din. So, nung nag-start kami dyan, puro Pilipino lang yan eh. Nung RP men's kami. Actually, doon nga kami naka-check-in sa Lasal niyan. Doon sa may Lasal ba na bahay ni, parang bahay ni Boss Danding yun eh. So, doon kami naka-stay. So doon kami kumakain, vitamin, lahat binibigay sa amin. Ang time na yon. So, kondisyon ako niyan. Sa Mampalad, nagdesisyon yata yung ano, parang gusto gawin na lahat ng Amerikano, dahil walang Pilipino ang gamitin. Mm. Naglaro nga yata dyan si JB Yanggo, tsaka si Frankie Lim ba yun? Mm. Frankie Lim. Frankie, tsaka si JB Yanggo. So, nagdesisyon nga na gano'n ang mangyari. Pero okay naman, nasama kami sa Taipei, eh. Pero photographer naman ako nung time na yun dahil kinukura ko sila lagi na picture. Photographer. Pero nung time na nandun kami sa ano yata. Na-promote ka na. Na-promote ka na, hindi ka na water boy. Nasa Taipei kami noon, umaga pa lang, tumatakbo na ako. Minsan magpa-practice na kami.
magpa-practice na sila. Pagdating ko, pawis na ako. Kasi nabitin nga ako dahil hindi nga ako napasama dun sa RP men's na yan. Mm-hmm. So, may time na yan na tawag dito. Nasa Hong Kong kami. Nasa, para kami, nasa penthouse kami. Kasama namin si Danding Kuangko, si Attorney Saludyata yun. Tapos si Coach Ron Jacob, si Boss Danding. Nagsalita ako, sabi ko, Boss, kung papayagan niyo ako, sabi ko kay Boss Danding, okay lang ba kung akit na ako ng PBA dahil ka ako gusto ko maglaro ng basketball? Eh, pinayagan naman ako. Kaya, yun, nakapag-ano ako, nakipag-negotiate ako sa Greatest. Ako kaya, ako unang umakyat doon sa mga, sa grupo namin dyan sa RPU. Yes, yes. As RP yeah. Men's. RP Men's. Ako unang umakyat sa PBA. Nag-decision kasi hindi nga ako masaya eh. Dahil, sipin mo, pagka naglalaro kami, umi-score man ako ng 12. Halos pare-pareho lang kami ng Amerikano. Hindi naman ako nawawala doon sa ano. Kaya lang, siguro, masasabi ko, discrimination na nga. Mm-hmm. Ngayon, discrimination talaga ang nangyari dyan. So, dahil, so how... hindi kakagati ng tao. Hindi kakagati ng tao dahil dalawang Pilipino lang ang nandyan eh. Di, ano gagawain na ano? Di, puro Amerikano yan. Sabi nila, PILAM eh. Hindi naman mga PILAM yan. So, hindi kakagati ng tao. Eh, yung time na yata noon, nagpaplano na si Boss Danding na tumakbo ng presidente noong time na yan. Eh. Di ba? Kung naalala ninyo, di ba? So, then nag-concentrate si Boss Danding sa basketball. Kasi mahilig din naman sa basketball sa kasalasal, di ba? So, noong time na yan, parang gusto yata, lumaban tayo sa Olympic, mapasama tayo sa Olympic. Di ba? At the same time. Eh, paano naman presenta ang Pilipinas kung dalawang Pilipino lang nandiyan at puro Amerikano yung nandiyan, di ba? So, hindi kakagati ng tao. Hindi hindi lang gano'n. So, hindi nag-material. Diyan nag-start yung Olympic. Diyan nag-start yun. Kaya bumaksak din ang PBA dahil, di ba, kung mapapansin mo, bumaba ang rating ng PBA dahil pumapasok ng mga PILAM na eh. Dahil ang lalakas maglaro eh, di ba? Hindi maglalaro ng RPU, RP Men's, pagdating sa Pilipinas, paglalaro ina sa PBA. So, yan ang dahilan kung bakit medyo bumaba ang rating ng PBA. Mm-hmm. Kasi hindi katulad dati noon, susubaybayan ng tao yung mga player nung araw. Nandiyan si Fernandez, Dworsky, naglaro sa NC, naglaro sa UAAP. So, pag nakatira ka sa isang lugar, like, kung saan ba, Bulacan. Alam mo, si Meneses, tiga Bulacan yan, di ba? So, mga tao, nasusundan ka. Siguro, yun ang dahilan kung bakit gumanda yung laban ng Chris Patiota, hindi naman gaanong, di ba, wala pa gaanong import noon na talagang nagko-concentrate sila, pero para ganahan pa ang, dahil nga, alam natin na maraming magagaling na player sa NBA, kumukuha ngayon sila ng player, mga medyo mababa na ang presyo, pinaglalaro nila rito sa Pilipinas as an import, di ba? Siguro, masasabi ko lang talagang kapikam pa ng player ng NBA noon na si Billy Ray Bates. Mm-hmm. Palakasan pa ni Billy Ray Bates yung time na yon. Pwede pa maglaro sa NBA noon. Pero I think increase pa, kinuha siya, di ba? Kung natatandaan niyo yung panahon. Yeah. Si Billy Ray Bates, ang pinakamalakas na NBA player at saka si, kung di ako nagkakamali, si yung player ng Swift na import, si Tony Harris. Tony Harris. A player na ano eh, kaya lang itong Tony Harris, mayroon ng attitude saka ano naman sa States eh. Pag may attitude ka, may problem attitude ka, magtatagal sa NBA eh, di ba? So, yan yung mga player na malalakas nung araw na pwede pa maglaro sa NBA. Yes. So, nung nasimula na nga yung, di ba, sabi nila, ito si ano, PILAM to, pero hindi naman PILAM. So, doon yata nagkaroon ng problema ang PBA. Bumaba ang rating. Itong team na to, Manny, at well, yung totoong PILAM dyan, si Willie Pearson tsaka si Ricardo Brown. Pero yung iba, talagang Amerikano. Puro. Diba? Oh. Yung Eddie Joe Chavez daw, PILAM daw yung Eddie Joe Chavez, ah, totoo ba? Yun yung sabi, pero parang sinabi later on, Puerto Rican yata, di ba? Puerto Rican. Hindi rin siya proven na, ano. Pero actually, nung nag-guest si Joel Banal sa atin, yan din ang dinahilan niya kung bakit siya umalis dyan eh. Sa training team na yan eh, kasi nga pinaboran yung mga, ano, mga dayuhan. So parang nawalan din siya ng gana katulad mo, Manny. Umalis din siya. Bumaksak talaga. Babaksak talaga eh. Kasi wala eh. Tawag din siguro. Sarili tayong bansa natin. Tapos siguro kung kumuha na sila ng mga dalawa, pinakamarami na tatlo. Maganda na yung mga tatlo talaga. Eventually, Manny, ganun ang nangyari. Diba? Nabawasan. Oh, exactly. Dennis Steele. Dennis Steele, Jeff Moore, Chip Engel. Andiyan na lang ang natin siyan eh. Kaya ano, naglalaro kami sa PBA. Kung di mo mapapansin mo, talagang gitil na gitil ako. Gusto ko ipakita na tawag to. Kaya namin yung mga Amerikanong yan. Tawag dito na nasa greatest kami.
Yeah. Eh, kaya nga lang, dahil nga tawag dito, siyempre Boss Danding, di ba? Talagay ng gusto ni Boss Danding, gustong tumakbo ng presidente, di ba, ng time na yun. Sumalangit. 1992 siya tumakbo ng presidente, tinuloy na niya 1992. Just for everyone's information, no, baka sa mga unang beses. Ng time na yun, nag-re-re-re na siya. Kasi may election ng 81 noon eh. No, baka first. Niya yan. Kung mapapansin mo bro, tawag ko yun yung stepping stone niya, di ba? Yeah. At mahilig ang tao sa basketball nung araw, Chris Patriota, di ba? Nawala na yung Toyota, greatest ang pumalit, di ba? Stepping stone kaya lang, hindi kinagat ng tao yung, ano, yung mga sinasabi ng PhilAm na hindi naman pala PhilAm, di ba? Basta, just papanisingin ko lang na 15 players ang nasa screen natin. Walo dyan, naging guest na natin sa show na ito. No? Gusto ko lang ba masabi yun. Okay. Medyo marami na rin kami. Mabangkit ko lang, ang dami na great taste. Ang dami na great taste dyan sa picture na yan. Si Banal, si Pearson, yung buong front row halos. Frankie Lim. Pearson, Victorino. Frankie Lim, Bokyo. Frankie Lim, di ba? Bokyo. Oh, mga great taste players yan. Okay. All right, so let's move yan. Okay. Ito PBA na nga, Presto. From Presto sa Mika, si Coach Jimmy Mariano na yung coach mo sa Mika, di ba? Tapos umakyat ka na kasabay niya sa PBA, di ba? Tama, di ba? Yun nag yung time na yan. Oo. Nung umakyat na ako ng PBA, ando na ako sa piko niyan eh. Medyo paakyat na ako niyan eh. Kaya lang, dahil sa mga intriga, inano ko, hinold ko yung practice ko saka yung galing ko ba, in-stop ko. Mali eh, dahil kagawa siguro ng kabataan ko. Wala pa akong, kasi itong araw na, wala pang agent, wala akong advisor. So sa isip ko, pabababain ko yung laro ko para hindi na ako masyado mapansin ng tao kasi intriga eh. Talagang sagad na yung minsan, pangit na yung mga dumarating sa akin eh. Mga nakasulat. Alam mo na kasi pagka marami kang bunga, babatuhin ka eh, di ba? So, noong time nito, naisip-isip ko dapat pala hindi ako gumibat noon. Dapat pinagpatuloy. Siguro masigit pa yung makukuha ko. Kasi yun, gala siguro nga ng kahinaan ko pa, di ba? So, ayoko makadinig ng mga ganong mga intriga. So, ginawa ko, tinigil ko yung practice ko, sarili kong jogging sa madaling araw, practice sa dumlaw ng 2 to 4 hours, ganon. So, sa team na lang ako. Kaya, napansin siguro ni Jimmy Mariano, bumaba ang laro ko niyan. Time. Pero hindi ko nirelate yung kahit. Dito ko lang inopen sa inyo yan. Itong time na ito. Kahit sa mga ibang interview ko, hindi ko nasasabi yan. Pero sa inyo, nasabi ko dito na binaba ko talaga yung laro ko yung time na yan. Pero pick na ako niyan. Alam ko, papunta na ako doon sa ano. Pero ganun pa man din, napasama ako, napaka-champion kami. 2004. 1984, 85, 86. Mm-hmm. Diba? Tapos nung matatandaan niyo mag-grand slam namin yung buong hanggang third conference. Yes. Pinasok ni Boss Danding yung ano, NCC. Kung natatandaan niyo, di ba? NCC champion. 85. Personalan na eh, di ba? Parang dumating personalan na eh, di ba? Eh sila may import noon, all Filipino, sila may import Jeff Collins, Engeland, Jeff Moore, di ba? Yun yung mga player nila eh. Eh kami, kasama ko si Ricardo Brown. Pero PhilAm talaga si Ricardo Brown dahil may parents sa kanyang Pilipina eh, di ba? So, hindi namin nakuha yung Grand Slam. Right. Pero naka-apat kayo diretso. Last two, dapat first two. Pero naka-last two kayo ng 84. First two ng 85. First two, 85. So, four straight kayo. Hindi lang nga Grand Slam kasi hindi na-kompleto sa isang... 84, 85 yung apat. Ibig ko sabihin doon, kahit na nagkaganon, itinuloy ko pa rin yung paglaro ng basketball. Awa naman ng Diyos, nakuha ko yung Mythical 5, nakuha ko yung Most Improved, nakuha ko yung 2,000 rebound, nakuha ko yung... Yes. Tapos nakapasok ako sa start, sa ano... Nakuha ko pa rin. Pero yun siguro yung isang bagay pa bakit na hold yung performance ko dahil sa mga intriga eh. Dahil ginagamit ka na ng ibang tao eh. Para sirain ka eh. Ganun eh. So, masama. Hindi na maganda sabi ko ganun. Kaya sabi ko bababaan ko yung laro ko. Alam mo naman, pagka kahit kasino namang sikat eh. Talagang babatuhin ka ng babatuhin hanggang sa matigil yung ano eh. Like, kung mapapansin mo dyan mula nung NC
hanggang paano na maganda na yung takbo ng career ko eh. Tataas na eh, di ba? So na-hold lang siya after nung nakakuha ko nung Mythical 5 consecutive yung 1984, 85, 86. Tapos lumipat ako ng Shell, di ba? Kasi nag-offer nga na maganda ang Shell. Lumipat ako. Pero hindi ako tinitrade in kasi malakas naman ang pangatawang ko at saka maganda naman. Hindi ko naman binubuo sa sarili ko dahil natapos sa lahat naman ng mga kontratang ano ko, natapos ko naman lahat ng kontrata ko. Right, right. Eh, tsaka yung records mo nandiyan eh. Nasa protected, ano yun, parang hindi pwede magsama sa isang team ang Manny Victorino, Ramon Fernandez saka Abet Gidabe. Nagkaroon na ganong rule sa PBA dati. Ah, Villamin. Villamin din. Ah, Villamin, oo. Villamin, oo. Diba? Diba? Hindi pwede magsama sa isang team. Manny, nung ano nung sinabi nung nalagay ka sa protected list, sinabi ba ni commissioner sa inyo nung panahon na yun, oh, lalagay ka namin kayo sa protected list, ay ikaw, si Gidaben, si Fernandez. Sinabi ba o biglang nag-announce na lang sila? Ba, ano na lang nila yun, pinag-aralan nila na hindi kami pwede pagsamahin nila Yoyo, ni Mon Fernandez, si Gidaben sa isang team dahil pagka 6'5 ka na lang, medyo tawag dito, bentahe ka, tapos may kilos ka, may score ka, may kilos ka. Kaya pinag-ano nila, tingin nila na hindi kami pwedeng pagsamahin nila Mon Fernandez sa isang team. Sila na nagdesisyon noon, hindi na kami, hindi namin hindi pinaalam sa amin basta nilabas na sa diary yung ganung klaseng ano. Apat lang ang team noon eh. Oo. Di ba? Apat lang. Ay, anim lang ang team noon eh. Anim lang kasi yung team noon kaya medyo ano. Tingnan mo naman kung gaano kalakas tong team ng Great Days na to. Ayan, champion kami niya, kaya champion. Oo, matindi talaga. Apat lang. Tingnan mo, ang lakas-lakas ng team na yan. Diba? Brown, Loizaga, Banal, Tuadles, Adornado. Grabe naman yan. 84 ito. Pongki, ano no? Pongki, ano no? Tignan mo si Pongki. Batang-bata pa si Pongki. Si ano? tapos yung dalawa katabi ni Frankie sa likod ni Jimmy Manansala, si Woodrow Balani yan, di ba? Ayan, tama. Oo, yan, tapos yung nasa likod na number 45, sino yan? Sino ba yan? Eh, ano, Woodrow Balani ba yan? Oh, hindi. Si Balani yung sa diba? Yan yata yung Vicente. Yung Vicente yung 45, palagay ko. Hindi, nasa kanan eh. Nasa dulo kanan eh. Sa likod ni Ricardo. Ayun nga. Ayun nga. Sa likod ni Ricardo. Yun na, si Vicente. So, isa yun. Si Vicente. That's right. Okay. Siya nga, kamukha nga niya yung kanina rin. Nakatikim din pala siya ng championship. Si Jimmy tong isa, di ba? Manansala. Oh, Jimmy Manansala sa tabi ni Ricardo. Buksa Dornado, nandiyan pa, no? Grabe, walang tahapon. Ang lakas ang tahapon niya. Oh, lakas yan, lakas yung team. Bakit ka mukha ni Joel Banal? Alam mo, magaling din yung advisor ni, alam mo, magaling din yung advisor. Nakikita ko dito, magaling yung advisor ni Gotaw dyan eh. Si Gotaw kasi, yung Chinese yan, si Mr. Gotaw. Angie Gotaw, kilala niyo ba yun? Angie Gotaw. Magaling din ng ano eh, di ba? Nakita niya yung, di ba, yung, tama, may shooter kompleto. Chito Loizaga, Arnie Tuadles, di ba? Kung mapapansin mo dyan, tignan mo. Na Joel Banal, di ba? Maganda yung, ano talaga, balance yung team, di ba? Galing din di ba? Kung mapapansin mo, di ba? Ang lakas ng team eh. Buksa doon na. Adornado, saka Brown pa lang eh. Oo, pag pinapahinga mo sa Ricardo Brown, siguradong may bugs ka na papalitan si Ricardo Brown. Pagka shooter mo si Ricardo Brown, scorer yan. Di ba? Pag pinalitan mo si Bugs, andiyan si Ricardo Brown, di ba? Chito Loizaga, pwedeng tawag dito. Eh, may Jimmy Maranzala pa. Di ba? Kung titingnan mo nga, kung titingnan mo yung team na to, yung team na ito, kung titingnan mo, walang backup center. Aha. Di ba yung, hindi, meron. Ikaw lang. No, si Vicente nga, pero ibig sabihin, di ba? Pero malayo, kumbaga malayo eh. Kumbaga, may Manny Victorino ka, pero yung second string mo medyo. So, babad na babad ka dyan eh. Kasi ikaw talagang sentro dyan eh. Siguro 40 minutes sa game ka halos dyan. No. Well, so, time na yan. Kasi ano eh, basang-basa naman ni si Dalupan din naman. Si Coach Dalupan naman kasi experience coach na rin. Alam niya talaga kung paano gamitin yung player. Saka magaling na coach si Dalupan. Kung ako ha, tsaka si Jimmy Mariano, yung mga yan, naging under ako niya, magagaling na coach yan. Kasi parang si Jimmy Mariano, medyo kung pag-aanoin mo, parang halos natuto na rin si Jimmy kay Coach Dalupan eh, kung paano mag-handle ng mga player eh. Yeah. Diba? So, the way it is, tawag dito, kung titignan mo yung team na yan, talagang balansin-balansin talaga, di ba? Galing nung, nag-mold nung team eh, di ba?
titignan mo eh. Kaya talagang champion team talaga yun. Kaya tama si... yung Great taste, great team. Galing nga. Ilang beses na natin nakita yan dito kasi dami ng great taste na nag-guest dito. Pero si Coach Baby Dalupan, Manny, pag-usapan mo naman ng konti, paano relationship ninyo, paano yung style niya sa practice, ano yung gusto, pinakagusto mo tungkol sa kanya? Well, ako, number one siguro relationship eh. Kasi ang tingin ko kay Baby Dalupan, nakita niya na yung isang player ba, parang relationship mo kay Baby Dalupan, ibang klase pagka naging coach mo siya eh. Yung bang kumpiyansa niya, ano eh, mabait eh. Iba-iba yung ano eh, merong, parang makukuha mo kagad yung vibes ba. Ako, parang ginawa niya akong, ano ba, hinubog niya ako eh, parang binigyan akong tiwala, di ba? Kasi importante yung tiwala sa coach eh. Pag pinagkatiwalaan kayo, miski naman tayo, pag nasa bahay tayo, pag wala kang tiwala, tao siya, hindi ka makakakilos ng maganda sa pamamahay mo, di ba? So, si Baby Dalupan, parang may blessing ka. Parang, sige, tawag dito, bahala ka dyan, di ba? Pero ganun pa man din, sa practice namin, maganda yung practice namin, may scrimmage kami. Tapos, pre-wheeling ba? Sige, gusto mong gawin yung ganyan, sige, gawin mo. Parang libre ka, lahat na ano. Tiwala ba? Yung trust ba sa'yo? Ganun. Parang ang tingin ko dyan, ano eh, yung relationship sa coach at saka sa player, malaking bagay. Kasi pagka may ganun, may lalabas mo yung skill mo eh. Pagka may tiwala sa yung isang tao, parang partner mo ba ganun? Kaya lahat doon, di ba? Ganun siya, the way na i-handle niya ang isang player. Yung bang may relationship, pero hindi vulgar. Pero nandun yung komunikasyon. Hindi mo masasabi na, eto na, pero mararamdaman mo yung ano ba, yung unity nyo, yung pagsasama nyo sa team, ganun. Parang ama talaga siya, yung tatay ba, nakaiintindihan ka niya, iintindihin ka niya, ganun. Ganun siyang coach. Okay. Pala nanonood na ngayon si Bernie Fabiosa, isang nag-great taste din 'yan. Oo nga. Yeah, si Bernie Fabiosa. Lahat ng nagdaan kay Baby D, wala silang masasabi kung hindi positive eh, dahil maganda talagang ano. Saka hindi naman magtatagal si Coach Baby D kung hindi siya deserving na magtagal diyan sa magiging coach kasi naging maestro pa, 'di ba? Pero pa siya dito pa 'yon. Matatandaan ko no, nasa Washington DC kami sa Philippine Embassy. May Washington, sa may Washington, naglabas siya ng book. Kasi ang mga anak niya yata naglabas ng librong yun. Yung maestro ba? Siguro meron kayo copy. Nag-guest kami ni Gidaben sa Ricardo Brown saka ako doon sa Washington. Yeah, so, nakita ko yung photo na yan. Mga Amerikan, mga Pilipino, may gathering doon. Yung konting tawag dito, gathering. Tapos nag-open kami doon. Ayan. Nag-speech kami ng konti. Ayan, about Baby D. Yeah. So it's really nice. Something kasi si yun nga, mabalik ako si Baby D, iba talagang mag-handle ng player. Siguro kahit sinong player ang kausapin niyo, iba kahit si Philip Cesar siguro, yung mga na-under talaga sa kanya, iba talagang kumapit ng player si Baby D. Si Coach Baby D. Si Ricardo, iba yung legacy. Eh. Si Ricardo Brown, mapapansin mo yan, bumalik pa rito sa Pilipinas siya para ma-meet niya lang si si Ricardo Brown, ano yan, tawag dito. Medyo masasabi natin na hindi ganun siya ka-friendly, pero nung bumalik dito yung pinanalo niya pa si Baby D. Ibig sabihin doon, yung relationship ba, kung mapapansin mo, di ba pinuntahan pa ni Ricardo Brown si Baby D, di ba? Yeah. Special sa kanya si coach talaga. Oh. Okay, kasi naman, sumikat rin siya ng todo under Baby D, no? So, Sipin mo, kung mapapansin mo si Boxa Dornado at saka si Ricardo Brown, parang pinili niya pa si Ricardo Brown noong time na nawala sa amin si Boxa, iba lumipat sa Chelsea Boxa, tatandaan na yun. Yes. So, nilet go niya si Boxa pero niretain niya si Ricardo Brown. Yes. Eh, grabe naman yung galing ng Ricardo MVP Brown. Nag-MVP si Ricky under Baby D. Nakapagpiyasa ni Ricardo, mapapansin mo Ricardo Brown, yung ano yung kumpiyansa niya sa sarili niya, di ba? Well, sir, pag nagbitaw ng bola talaga, sigurado talaga. Di ba? Yung sinasabi ko na kumpiyansa ba, na hindi na, yung relationship ba ng isang player sa coach ba, di ba? Yung confident ba na nakukuha ng player sa isang coach. Malaking bagay yun. Tsaka grabe yung tandem nyo. Matindi yung tandem nyo talaga. Hindi lang pag-aaralan mo kung ano, play, ganito. Hindi, talagang relationship talaga.
na yeah, dapat talaga maganda yung pagsasama ninyo sa loob ng court. Magmula sa trainer, water boy, lahat kayo magkakasama doon. Maganda. Well, we remind, nasa time capsule pa rin po tayo rito sa episode 137 ng ating show. And then we're gonna move on with more photos as we move on sa career ni Manny Victorino, our guest for this episode. And this second portion of Time Capsule is brought to us by Nihao Bread Bakery Tagaytay. You can reach them at 0939-419-5520. And check out their goods. Yan, yan. Sa Facebook, IG, sa email. Oh, sarap yan. Mukhang masarap yan. Overload. Yes. Di ba magpapadala sa atin yan? Di ba magpapadala sa atin yan? Ako bahala sa'yo, Manny. Papunin ko sa'yo yung details mo mamaya. Magpapadala tayo dyan. Classic cheesy donut overload. The best. Yung beignets, masarap din yan. Wow, sarap. The whole meal bread loaf. Ha? Okay na okay yan. So, sa located yan, bro? Sa Tagaytay yan, Manny. Pero magpapadala tayo. Wow. Magpapadala tayo dyan. Ha? Okay? So let's, we move on. Ito na yung next photo natin. Yeah, yan ang next photo natin. So ito yung time na after the success o yung success sa Great Taste, may trade na nangyari, no? Philip Cesar, Manny Victorino, napunta ka na sa Shell. Ito yung team mo sa Shell. Diba? Yung time na yan, tawag dito, medyo masalimuot yung team na yan. Dahil nung pumasok ako dyan, actually, ang ano sa akin, si Ed Ocampo. Si Coach Ed Ocampo. Ed Ocampo pa na. Ayun time na yan, mayroon may problema ang team niyan eh. Dahil parang against sila kay Coach Ed Ocampo. Nag-meeting kami na gusto nila papalitan si Coach Ed Ocampo. Sabi ko, bro, tawag dito. Tignan natin, magtulungan tayo kako. Hindi natin pwedeng tawag mag-decision tayo ng ganyan player tayo kako. Sabi ko, tignan natin kung ano pinakamaganda. Try natin mag-ayos. Eh dahil nga marami mga intriga, alam mo na, hindi natin alam kung ano yung intriga yun na ayaw ng mga player. Pero ako kasi, more on ano ako eh, yung, tignan natin, ano natin, dahil hindi naman basta-basta kailangan magsama-sama tayo na matagal bago natin malaman kung ano talaga weakness yung team eh. Hindi naman po pwede na alisin natin yan, hanapin natin. Ang mahirap kasi sa team, pag kami panibago na naman at babasahin mo kung ano yung ugali ng coach, para bang, kasi, ang team kasi hindi naman mag-champion agad eh, pagka kahit nakamalakas kayo, champion ko agad, hindi ganun. Hindi ganun ang team. Kailangan mayroon talaga kayong pagsasama ng 2 taon, 3 taon, hanggang sa magkaroon kayo ng ika nga eh, yung mag-jail ba kayong lahat, magkasama-sama kayo. Yun ang ano ng isang team eh. Kailangan magkaroon kayo ng magandang samahan. Right. Para ma-reach mo. So, pinalitan si Dan, si ano dyan, kung hindi ako nagkakamali, si Jho Jho yata. Coach Jho nga. Pero hindi rin siya tumagal eh. Ganito nangyari dyan. Kasi ang gusto ni Jho Jho, yung player niya ang gusto niya. Kasi yung player na yan, malakas naman yan kung titignan mo. Mm-hmm. Pero syempre, mayroon mga gusto yung mga coach na syempre, para magtingin niya na karapat dapat doon sa team, saka doon sa style na the way na mag-coach siya. So, pinagtatanggal niya isa-isa yung mga player dyan, kung mapapansin ninyo. Yeah. So, ang nangyari ngayon, gusto niya na rin akong ano diyan eh, mawala diyan eh. So, sabi ko kay kinausap ko yung manager namin si Pabis. Sabi ko, boss, kayo bahala. Sabi ko, ako okay lang naman ako. Wala man akong problema, maraming kukuha sa akin. Sabi ko ganoon. So, sa madalit sabi, nagkaroon ng problema 'yan. So, parang to make it short ba, hindi ako kusunada ni Jho Jho Lipa. Hmm. So, nag-usap kami ni Coach Jho Jho. Sabi ko, Coach, kung anong gusto niyo, okay lang sa akin. Sabi ko, walang problema yan. Eh, hindi ko alam kung ano nangyari. Bakit si Coach Jho Jho ang nawala dyan. Pero wala akong, hindi ko sinakpawan yung kalagayan ni Coach Jho Jho dyan sa lugar niya. Inayaan ko na kung ano yung magiging sitwasyon. Nawala si Coach Jho Jho. Kinausap ako ngayon ni Charlie Pabi, si manager. O Manny, mamili ka na lang ng coach mo na gusto mo. Sabi ko, nag-isip na ako. So, malit sabi, what ako, incident naman, pumunta ako ng Green Hills. Nakita ko ngayon si Dante Silverio. Si Coach Dante Silverio. Kinausap ko. Sabi ko, Coach, musta na kayo? Buti naman. Coach, pwede mo ba kayo mag-coach? Aba, oo, sabi nga rin sa akin. Sige ako, Coach. Hindi ngayon, kinausap ko yung manager namin. Sabi ko, what's Pabis? Nakausap ko si Dante Silverio. Baka po pwedeng maging coach natin yun. Kasi naging coach na ng Toyota.
sa isip ko, may experience na. So, pumunta ngayon dun sa team namin. So, yun. Siyempre, matagal din natigil si Coach Daddy Silver sa pagko-coach. So, dapat medyo mag-aano rin, di ba? Mag-a-adjust pa, gano'n. So, dumating yung panahon na malakas naman yung team. Kasi, import namin, kung hindi nyo yung ano, lumabang kami ng championship noon. Si Bobby Parks. Correct. Alam kung ano kalaban namin noon eh. Tatandaan nyo ba kung nakalaban namin championship noon? Nung San Miguel. Sa San Miguel ba yun? No? San Miguel. So, noong time na yon may sprain ako. So, tawag dito, medyo bumaba. Kunyari, kung may score akong 20 points pataas, nagiging 15 na lang. Tinatanong ngayon ako, nag-meeting kami, tinanong ako. Ngayon, pinakita ko sa kanila yung ako, sabi ko, Coach, ito yung problema ko, bakit hindi ako masyado makakiklos. Ito, magang-maga yung pa ako. Dahil na-sprain nga ako, magang-maga. Mm-hmm. Tapos, sumagot si Dante Silvero, painiksyon na natin. Eh, syempre, being a player, isipin mo kagad yung future mo, eh, di ba? Kasi pag iniksyon na yun, may lalaro mo, pero hindi mo alam kung ano mangyayari. Oo. Maaaring mapunit yun. Kato yung nangyari sa mga player na niniksyo na, hindi na nakabalik, di ba? Yung mga Achilles nila, di ba, na nagkaroon ng injury sila, hindi na nakabalik. So, sabi ko, hindi ko mapapainiksyo na to, yung time na to. Hindi ko painiksyo na to. Pero ganun pa man din. Nilaro ko yun, tinaray ko pa rin maglaro. At tingin ko naman, binigay ko pa rin 100% ko kasi kahit na masakit ang pakot, pinipilit ko, nagja-jogging ako, talagang pinakukondisyon ko yung katawan ko. Kasi as a player, talaga kailangan gawin mo yun dahil basta kontrata mo yun, eh, di ba? So, yung problema ng yun, hindi ko na ininda. Hanggang may time na nung mag-re-renew ko ng kontrata sa siya, tinanong ako ni Dante Silverio, magkano ang hihingi mo sweldo? Diba? Sa isip ko, bakit ganito? Bakit ako tatanong yun ito? So, nag-decide ako sarili ko, lumipat ako sa ibang team. Bumalik ako ng green taste. Yung time rest. Yeah. So, ikaw yung nagpasok kay Dante Silverio sa Shell, pero umalis ka rin sa Shell. Umalis na ako. Kasi nga, parang, ano eh, hindi maganda yung dating ba sa akin. Parang, yeah, there's something eh. Kaya, nag-decide ako bumalik sa Great Taste. Okay. Magulo yung Shell nung tayo na yun eh. 88-89, nakatatlong coach sila eh. Oh, puro change, coaching change nga sila noon eh. Diba? Ito yung... So, pero quality rin tong team na to talaga kasi umabot nga kayo ng final. Oo, malakas yan. Sa matter of kailangan mo lang, ano na talaga, yung bang coach lang talaga ang ano. Kaya nga sabi ko nga, si Edu Campo, may experience mo si Edu Campo eh. Kaya lang, siyempre, na, ewan ko kung anong intriga nila sa mga player na bakit ayaw nila si Edu Campo. Mm-hmm. Kaya ako naman, tawag dito eh, kinuha ko ni Edu Campo, siguro gusto na ako, nakita naman niya, may potential naman ako para doon sa team. Diba? Yeah, okay. Kasi hindi ka naman kukunin ng team kung hindi ka naman makarapat dapat doon sa mga player niya, di ba? Nakita niya, magbibigay din naman siguro ako ng konting tulong doon sa team nila. Kaya kinuha ako ng Shell. Siguro, decision din yan si coach, yung coach. So, time na yan, sabi ko, kailangan natin ng ano. Wala. Siyempre, mga player, nag-meeting sila. Hindi ko naman kayang decision na kagad sa sarili ko. Sabi ko sa management na ano, kapapasok ko lang sa Shell na yan, yung time na yun. Yeah, correct. Oh. Kaya, dito, may mga may mga siga talaga rito, may Jay Ramirez, may Onchi De La Cruz. Jay, may Big Sanchez, 'di ba? Nagsama-sama sa isang team. Grabe. Ito yung Esguera pa, naka-civilian diyan, pero mga, si ito mga yan. Fighter, diba? mga fighter 'yan. Correct. Mga fighter 'yung mga player. 'Di ba? 'Di ba? Fighter. Tapos yung mga sino katabi ni Bobby Parks? Malakas siya. Epoy Almasco. Epoy Almasco ba 'yan? Andiyan ba na sa kaliwa? Si Epoy Almasco. Si Epoy. Jolipa. Romy Ang. Romy Ang. Hindi, nasa photo si Dante Silverio eh. Dante Silverio pa to eh. Oh, Dante Silverio na yan. Nasa baba si ano eh. Kasi naalala ko. Katabi ni Balansala. Jolipa yata. Si Leo Austria. Andiyan si Jimmy Balansala, di ba? Oh, Jimmy Balansala, Leo Austria. Nagkamali nga ako dyan. Yeah. Kamali nga ako dyan eh. Dapat binulong ko si Ricardo Brown dyan eh. Kung nandiyan si Ricardo Brown, makas yun lalo. Ricardo Brown. Kung binulong ko yung management, bigyan ng ano si Ricardo. Sigurado ako maglalaro si Ricardo Brown dyan dahil body-body ko si Ricardo Brown eh. Mm-hmm. Dapat lang. Kung naibulong ko si Ricardo Brown dyan, ang lakas niyang team na yan. Ricardo That's Brown. Right. Oh, lakas niya. Lakas niya kung may Ricardo Brown. Kasi mapapansin mo, wala gaanong magaling na shooter eh, di ba? Sayang, hindi mo pinush, ha? Hindi mo na-push yun. Dapat na-push mo yun.
tandem pa rin kayo dyan. Other books sa Dornado o tawag dito si Ricardo Gran. Pero Ricardo Gran, lakas niyang team. Yes, yes. At saka pala yung pag inopera ng Shelly. Kasi nung time na yun, open ang Shelly. Bibigyan ng ano yan. Wala pa sa salary cap. O, yung shooter lang dito, Balansala, Cordero, yun lang. Sino ba ba? Ubalde, medyo matanda. Ubalde? Ubalde, aging. Medyo may edad na rin. Sino yung import pala sa likod? Yung si Derek si Rowland. Pero para may isa pa eh. That's not Derek Rowland. Sino katabi ni Cordero muna? Alam mo, Big Sanchez. I want to prove something. Gusto ko position ako niya ng part-time. Talagang gusto ko, mailabas ko talaga yung maitutulong ko sa atin ng time na yan. Condition ako niya. Si katabi ni Cuenco. Derek katabi Roland. Ni Cuenco, Derek Rowland ka. Derek Rowland, tama. Derek sabi Roland. Ni Rod Yabes. Na-confirm na ni Rod Yabes. Manny, tanong ko lang pala, kanina nabanggit mo na winelcome mo si Jolly Escobar sa PBA. Ayan, tanong naman namin, sino nag-welcome sa'yo? Sino unang bumira sa'yo? Nung nasa Enrich ka pa, nung rookie ka. Kasi pag-welcome, di ba, kararating mo pa lang. Actually, tawag ito, kinatakot ang ano ko nung kasi nung Toyota, inabot pa namin yung Toyota eh. Actually, tawag ito, ano, kasi mga player kasi ng Toyota, nung una pasok doon sa PBA, namamanhid yung mga ganito namin kasi yung cut, yung pagka kukunin ba na yung bola, ibig sabihin bola, tatapikin. Binibigyan ka ng dito, kaya kami, nagbabalot kami rito ng wristband para kasi pagkalaban ng Toyota, talagang ganun ginagawa nila, nag-chop sila, sasakit talaga yung braso mo. Pero ang hindi ko makalimutan, yung ginawa sa akin ni Jaworski, kalaban namin sila, Hinebra. Hinebra kalaban namin. So, kumata ko, nagkasalubong kami. Akala niya, sinadya ko. Sa akin, hindi ko naman sinasadya yun. Hindi man ako ganun. Hindi man ako dirty player. Nananakit talaga. Tawag yun. So, kasalubong kami. So, tinignan ko siya. Siguro, medyo nasaktan dahil medyo matigas-tigas yun ang katawan ko. Nasaktan si Coach Scott noon. Lumipas sa mga ilang minutes. Siguro, mga 10 minutes. Binigyan ako sa likod. Siniko ko sa likod. Yung talagang puwersa. Hindi nakita ng referee. Ininda ko yun mga isang linggo. Kahit nung naglaro ako sa Hinebra, sinabi ko sa coach, kung hindi mo naalala, binigyan mo ko nun at sa linggo ko ininda sa ospital ka ako yun. Natatangiti-ngiti lang siya. Yun ang welcome na hindi ko makalimutan sa PBA. At yan din ang welcome na ng sa dami ng mga guests natin, siguro mga 20th time na si Jawa ang nag-welcome. Hindi lang 20. Marami yan. Ito yung karate chat na yan. Noong unang pasok ko sa PBA, kinalaban naman tiyo. Takiba si Jaworski. Si Jaworski, pag bumitbit ng bola, nilay up ka, iahampas talaga yung katawan sa'yo. Yung mga hampas na hindi yung ano eh, talagang iahampas talaga yung katawan sa'yo. Hindi braso, hindi kamay, hindi ulo, hindi katawan niya. Lakas ang katawan. Malakas ang katawan ni Jaworski. No? Nice. Talaga. Legend talaga, the legend. The legend, you know? The living legend. Right, so speaking of legends. May pinapatiyang legend dito. Ayan, yun, sige, dapin. That's right, si Abet. Diba? San Miguel days pa ni Abet Gidabe noon. Eventually, naging teammate mo rin siya noong nasa Pepsi kayo. Tapos sa kabilang side naman, yung ito, veterano-veterano ka, yung mga bata naman, paangat bata na. Real Lubit, tsaka John Limpot. Medyo paangat na noon, di ba? Yan ang nakalaban mo naman siya. Sino mas sa mga big men. Anyway, sige, Charlie, go. Ano, I was going to ask lang, parang, sino pinakamatinding ano? Yeah. Kalaban mo, Manny, sa PBA? Sino kanino ko pinakanahirapan? Juan Fernandez. Matik. Matik. Siyempre, hindi mo mawala yung mga import kasi pagka may laro kami. Dito, tutok ako ni Coach Baby sa mga import. Eh. Pero sa mga local, nahirapan ako si Juan Fernandez saka si Gidabe. Yan mga yan. So kayo-kayo talaga, yung protected list. Yung mga kasama mo sa protected list talaga. Saka, pagkakalaban ko yung mga yan, talagang pinaghahandaan ko kasi pagka si Andy Ho ang ano, commentator yun eh. Parang si Andy Ho ang nagsasalita. Strong side ni Manny ang kanan. Kaya dapat hindi mo bagigyan ng kanan sa ano. Binibigyan mo na idea yung mga player. Paano ko chichikin? Ginagawa ko. Dapat ko naman yung kaliwa ko. Kaliwa. At least tawag dito. Dapat yung kaliwa ko. Dapat chichikin ko naman Fernandez sa kanan, yung mga player. Kasi, siyempre, panonood ka ng mga player, di ba? So, si Andy, sabi niya, the strong side of Manny Victorino. Cannot stop Manny Victorino in the right. Ano, sabi niya, malakas ang kanan yan. Hindi mo kakayanin to stop yan. Lagi niyang inaano yun. Charlie, kwento mo kay Dr. J. Kwento mo kay Dr. J yan. Alam mo ba, maniwala ka.
kinuha ko pang ano yung agent yan, si Andy Howe. Noon maglaro ko sa Ginebra, sabi ko, Andy, baka pwede kitang gawing ano, agent. Sure. Sure, exactly. Ganun-ganun yung sasagot mo. Sure. Yan ang favorite answer niya eh. Sure. Pero tama ka. Ganun talaga si Doc Andy. Sasabihin niya, ay, no, hindi. Hindi na talaga masushoot yun kasi mahina yung left side niya eh. Gaganun yan. Oo, lahat na scouting, alam niya. Tama. Kasi ano, tawag dito, ano eh, pwedeng magaling mag-analyze si, ano eh, magaling mag-analyze si Andy Howe. Pero totoo naman yung sinasabi niya kasi napapansin niya sa mga player. Kasi pagka commentator ka, talaga mapapanood mo araw-araw yung mga player. Hindi alis na, karamihan ng laro ng player. Mapapanood mo eh. Kaya makikita mo kung ano yung kilos niya na pwede mong, para hindi siya maka-score. Eh, talaga ako, pag pumasok sa kanan, talaga ang lakas ang kanan ko. Talagang, yun ang talaga pagkalalo na. Kung magsulat nga tayo, pagkasulat, hindi mo kayang gawin sulat sa kanan mo, kagawin sa kaliwa eh, di ba? Pero ngayon, dahil nga scientific na napapag-aralan ng lahat kung paano gagaling ang kaliwa mo at kanan mo, kung paano magiging malakas, kung paano matutulungan yung team, napapag-aralan ng lahat, di ba? Kaya nga, malaking, madaming practice. Kaya sabi nga na, practice make it perfect. Kailangan talaga, practice mo maigi. Yes. Dito yata sa picture, Charlie, sabi ko lang, dito sa picture na to, nadali ka yata ni Limput. Hookshot mo yata yan, tapos binuran niya. Oo nga, mukha na abutan ka. Speaking about the next generation, kamusta naman? Yung tanong ko naman, Manny, kamusta naman yung pagbabantay sa kay Alvin Patrimonio na noong time na yon? Si Alvin Patrimonio, pag nakakuha ng bola yan, mahihirapan kang istapin yan. So, ang kung mapapansin mo ng championship namin nung Pure Food, saka ng Press, ng Great Take. Presto yata noon. Presto, 1990. Bumababa pa lang, binabangga ko na para hindi makapuesto. Para pagka binabangga mo, magsisecond, ano yan eh, thought yan, pupunta ko sa kaliwa. So, nawawala yung concentration niya doon sa gagawin niya pag binangga mo. So, ginagawa ko sa kanya, binabangga ko na biya. Kasi pag kumapit siya ng bola, mahirap ka na istapin si Alvin. Hindi katulad nila Mon Fernandez naman, mapunta naman tayo kay Mon Fernandez. Si Mon Fernandez naman, wala siyang katawan, pero ang galing kumilos. Kaliwa, tsaka yung fake niya, magaling. Ito naman si Alvin, ibang klase. Pag kumapit siya, sa lakas ng katawan, pag hinata ka sa ilalim, kasama ka na. Tsaka ang baba ng bola niya, tsaka mababa ang ano niya. Yun, dami ko lang narinig mababa ang bola ni Alvin. Tama yun. Mabilis. At saka iba si Alvin din. Kaya ang ginagawa ko, pag papasok pa lang si Alvin, binabangga ako na kagad. Hindi ko na pinagpupuesto. Tinutulak ko hanggat maaari. At saka si Asay Tono. Yung mga yan, malalakas sa ilalim yan eh. Pagka binigyan mo ng bola sa iyo, mahirapan ka ng kontrolin yan. So, ang kailangan, pagka malakas ka yung player, dapat pinag-aaralan ng coach yan. Sasabihin ng coach siya, mag-a-adjust siya. May isang tao na dapat magdo-double sa kanan. Kung ano yung strong side niya, ido-double yun. O kaya ako, doon sa strong side ng player, para hindi makakilos ng gusto niya. Ngayon, ang problema ngayon diyan, pagka nag-help yan, mayroong isang player na malilibre. So kailangan niyan yung coach, alam niya kung ano yung dapat gawin niya para makapag-adjust yung mga player. Kasi pagka nalibre ang isa, sigurado mahihirapan ang chicken yun. So dapat yung adjustment, teamwork ba yan? Lalabas yung teamwork diyan, ganun yung teamwork niyo. Pagka gusto mo talaga, ano yung sinasabi ko yung scientific basa ngayon. Na pinag-aaralan na kung paano, 'di ba? Kung paano mananalo yung team. Eh. Kaya dapat talaga yung communication mo ng coach, yung assistant coach, trainer mo, lahat yan. Dapat meron kayong pagkakaisa ba na kung paano ahihirapan yung team para katulad yung si Alvin, magaling, di ba? Chicken natin, parang ba? Eh, tatlo na kayo dito kay Alvin, nahihirapan pa rin kayo eh. Tatlo-tatlo na kayo rito. Yung capture na yan, coincident lang siguro yan. Yung capture niya. Pero, kasi yung time na yan sa Ginebra yan. Coincident lang nangyari yan. Pero, tawag din. Sino kasi, naman ito sinasakan mong import? Yan, coincident din yan. Hindi ko, nataon lang siguro na nadala ng timing. Sino to sinakman mo? Coincident lang yan. Pero, hindi ko sasaktan yan, pero tawag dito. Pero San Miguel eh. San Miguel import yan. Parang nasaktan eh. Parang na. Si Phelps ba yan? Ayan naman. Travis? Hindi rin si Travis yan eh. That's not Kenny Travis eh. Kala ko si Michael Phelps yan eh.
Tapos si Dati Gonzalgo pa yung isa nakabantay. So talagang aray. Saka si Alvin yung kalakasan ni Alvin yung time na yan. Ang lakas ni Alvin. Island. Talagang yung point stop yan. Ang lakas yun. 93 yan ni Coney Island. 93-94. Kasi kung MVP siya yan. Kasi MVP siya. Kasi meron, pero si Alang Kaidik na, ano eh, di ba, pinalalabas minsan sa mga TV, di ba? Yung ano ni Alang Kaidik. Napapanood ko yung mga championship namin na, na ano, napanood ko si Alvin. Yung time na nagkalakasan ni Alvin, talagang hindi ko na pinapoposisyon niya. Pagka tumatakbo pa lang, binabangga ako na kagad. Kaya kung mapapasimin mo laro namin, puro physical eh. Yun doon yung kumasok ng no harm, no foul eh. Talagang pag binangga mo, talagang bangga. Pag may kakat, babanggain mo talaga. Eh, natututuloy yung mga player. Ginagawa rin sa iyo, di ba? Ginagawa rin sa akin. Tawag dito. Yun ang pinaka-the best. Pag muna, pag-tunin. Kasi pag binigay mo yung gusto niyang posisyon, mahirapan ka na. Kasi nasa play nila yan eh. Lagi nilang pinapractice yan eh. Kaya tawag dito, low post yan eh. Yun na yun, di ba? Tapos yung pagka-denoble siya, may isang malilibre, alam na nung isa kung parang gagawin niya, kakat na ako, di ba? Eh Alvin, anticipated niya na yan kasi napapractice nila yan eh. So, automatic na yun. Di ba? Automatic na yun. Kaya tawag dito, kaya dapat pag-aralan eh. Scientific talaga. Tatlong matinding defender na ito, Victorino, Loizaga, Codinera, hindi pa rin talaga nakuha yung bola kay Patrimonio, no? Tapos, ayun pa, may bumabati pa sa isang physical. Baka foul pa nga yan eh. Baka foul pa nga yan eh. Dahil tignan mo yung, ano, yung braso ni, ano, ni Codinera. Oh, hawak-hawak na ni Pat eh. Hawak-hawak na ni Pat si Alvin. Foul na si Codinera. Foul na yan. Ang galing din yung capture na yan, ha, di ba? Diba? Speaking of foul, mahilig mag-foul. Mahilig mag-foul. Pabor na pabor kay Alvin eh, no? Pabor na pabor kay Alvin eh. Triple team, na triple team. Eh, si Onchi de la Cruz, binabati ka. Oy, Onchi, kamusta ka na? Abuhay ka. Yan. Yeah, si Onchi, yung championship namin ng Presto kasi mahilig din sa motor yan eh. Naalala ko tuloy si Onchi. Nasa Ultra kami. Sabi ni Onchi, may motor din yan eh. I think mayroon 6 yan sa akin, 1,000 eh. Mahilig kami magmotor ng dalawang yan eh. Sabi sa akin ni Onchi, Manny, banata mo nga, gusto ko makita yung lakas yung motor mo eh. Eh, may laban yata kami kabukasan noon, championship namin ng Pure Food. Eh di, pinatakbo ko yung motor ko, pinabilisan ko. Alam mo sa Ultra, di ba, mayroong paglikong biglilikoy, may hagdanan. Yes, yes. Eh binilisan ko mula swimming pool. Binilisan ko, pinakita ko kay Onchi kung gano'ng kami. Akala mo, nag-alanganin ako, inikot ko ngayon yung motor. Umikot yung motor, nag-360, nabasag yung fairing ng motor ko, yung pinakamakina. Tapos nagkaroon ako ng injury doon sa kaliwang pa ako, sa pagtukod ko. So ngayon, championship namin, eto ngayon. Tinanong ko ngayon si Dr. Rivera. Sabi ko, Doc, pwede bang iniksyonan to? Oh, okay yan. Kasi lumalapat lang yung pinakailalim ng paa rito. Sa ilalim ng paa rito. Doon, nagkaroon ako ng paa bubog ba. Iniksyonan. Iniksyonan ni Dr. Rivera. Wala yung problema yan. Sabi, hindi ano yan. Dahil lumalapat naman yan. So, pinainiksyonan ko sa kanya. Buti naman, awa ng Diyos, nag-champion kami. At gumawa, maganda rin naman ang pinakita ko noong time. 25 points. 25 points ka lang naman. Hindi ko makakalimutan yun. Presto fan ako eh. Game 7, wala si Alang Kaibik. Pero tinambakan niya yung Pure Food. Oh, tama. Correct. Oh, tama yun. Tama yun. Champion kami. Yung time na yun, kabukado na, aksidente ko. Tapos pinainiksyonan ko yun. Ayun, buti naman. Hindi ako sinita ni, ano, maganda naman ang pinakita ko. Nag-champion kami. Injured siya. 25 points lang naman siya. 33 si, ano? 33 si Arnito Adles. Iyan siya sabi ni Onchi, ha-ha-ha, sumemplang. Pinagtawa na ka pa ni Onchi. Alang yato si Onchi. Talaga yung purpose mo, brother, ha, tawag dito. Ngayon ko lang nakita yun, tawag dito. Kakalain mong pinatakbo mo yung motor ko. Eh, kasi maganda yung motor ko, brother. Eh. Medyo malaki siya. Tapos, ano, Hurricane ba? Honda Hurricane. ERG. Oh. Eh sabi ni Onchi, eh, mahilig yung mga yan eh. Ito si, ano, si Joy Carpio. Pag nakikita ko sa kasada, Manny, gawin mo nga yung 8-8. Eh, sabi ko, sige, pinapakita ko sa kanila. And then, nung kay Onchi, nag-alanganin ako dun sa ano. Kasi kung tinuloy ko, sasagalapak ako dun sa ano, sa hagdanan eh. Kaya iniikot ko ng 360, umikot yung motor. Kaya tawag dito. Eh sabi ko, patay. Kaya pinainiksyonan ko yun. Eh, buti naman, nag-champion kami. Ganda rin ng ano, performance ni Onchi dun. Mm. Kayong lahat actually, kayong lahat. Wala si Alan. Ito nga just for everyone's information, no. 33 points si Arnie, 25 si Manny, Willie hit na raw 12, si Onchi 17, si Abe 14 rebounds. Oh, 'di ba? Okay. Ayos na ayos, champion kayo. Mga veterans na nagdala. 'Di ba? Veterano nagdala.
Talaga. Tapos ito, yung mga bata, pang kalaban namin yan, sila Alvin, yung time na pag kami kumakan talaga, talaga. Lakas niyang mga bata na yan. Yung last few years mo, Manny, sa PBA, no? So after, bumalik ka sa Presto, but after Presto, lumipat ka sa Ginebra, Pepsi muna, di ba? Pepsi muna, 7-Up, di ba? Tapos lumipat ka ng Ginebra, then eventually, naging Pure Foods ka rin, nakasabay mo rin sila Alvin, di ba? Champion pa kami doon. Correct. Si Abby King din naglaro doon sa Pure Food. Yeah, tama. Frankie Lim din. Pati si Frankie Lim later on. Yung late na lang sa career niya. So, mga veterans, biglang naging teammate yung mga bata. Diba? Diyan pala sa photo na yun. Yung sinuntok mo si Jolly Escobar sa likod ni Bobby Parks. Diba? Hindi ko na maalala diba? Yun. Na-thrown out ba ako noon? Na-thrown out ako? Hindi ko na maalala. Hindi siguro. Pero most of the time naman hindi naman naaalala ng veterano yung ginawa nila doon sa bata. Yung bata na natatanda nila. Yung bata na natatanda nila. Di ba? Kaya si Jolly hanggang ngayon, damandama pa rin daw niya, di ba? Nagsumbong sa misis, di ba? Nagparamdam ka rin. Nasaktan eh. So 7-Up, yung 7-Up. So daming ibang uniform stores there, and veteran ka na doon. So tinuturuan mo na yung mga young big men. Ikaw na siguro nagme-mentor sa kanila sa mga practices and everything. Pero hindi, 'di ba eventually sige. Hindi ko sila tinuturuan. Actually tawag dito, long time na yan, may mga trainer naman eh, pero hindi pa ganoon ka scientific ng basketball nung araw eh. Hindi pa ganoon eh. Yeah. Pero siyempre tawag dito, hindi naman yung mga player naman dati, hindi naman dapat talaga merong assistant coach para magturo doon sa mga player, di ba? So meron sila nung pero yung time ko hindi naman ako nagtuturo sa mga player. Pero na lang ko sa mga amateur, yan tinuturuan ko sila kung paano mag-box out, kung dapat ano dapat na attitude para ma-reach mo yung goal mo. Right. Ganun. Right. Kasi importante din talaga attitude ng player, di ba? Yeah, so, kahit na anong turo mo sa player, pagka yung attitude hindi maganda, wala mararating. So, I would say na kailangan maganda yung attitude ng bata bago makarating sa gusto niyong puntahan. Kasi may mga magagaling na gumagaling, pero sandali lang dahil sa attitude nila, di ba? Pero yung mga magagandang attitude, namimintin, nakakapag-stay sila na matagal dun sa kalagayan nila. Mm-hmm. So, siguro pinakamaganda kasi sa bata, lalo ngayon sa bata ngayon, basketball kasi kailangan pag may sinabi ka kailangan gagawin ng isang bata. Yeah. Pagka sinabi ng bata sa iyo na hindi kaya o hindi sumusunod, may attitude, mahirapan ang gumaling yun. Ngayon, kaya karamihan mapapansin mo karamihan na gumagaling ng mga player, tatay ang nagtuturo eh, di ba? Mapapansin mo. Yeah. Magmula sa kahit sa States, pag tinirin nila yung bata, talagang gumagaling. Kasi sinusunod talaga eh. Lalo yung mga player na gumaling sa States tapos may anak sila. Except doon kay Michael Jordan ha, kasi medyo yung mga anak niya kulang sa laki tsaka sa kilos eh, di ba? Attitude din. Tama. Parang ganun. Tsaka Michael Jordan na yun. So, pero meron mga player katulad ditong si si Stephen Curry. Tatay niya dati shooter din yan eh, di ba? Pero lumabas yung pinakamagaling na shooter, pinaka one of the best shooter sa States ngayon, si Stephen Curry, di ba? Mm-hmm. Yung isa pa, si number 12. Talagang makita mo kung kumilos saka yung skill niya talagang player na player, di ba? Number 12, sino ba to? Si yung bata, na-injury yata yun. Malakas din yun. Si Chris Thompson? Yung tatay niya nagturo sa kanya, yung number 12, 18, na yung buhok niya eh, sino to? Kalimutan ko pang apelido eh. Gumaling din yun, yung magaling mag-dunk. Tawag dito, yung naiikot niya yung katawan. Jamoran. Tatay niya rin na nagturo doon. Talagang hard work talaga ginawa noon. Nakita mo yung skill niya, no? Talaga power niya. Oo, nakita mo yun, di ba? Pero tatay niya nagturo. Kaya sabi ko, yung attitude ba yun talagang sa mga bata, malaking bagay yun. Pagka talagang decidido yung bata at saka gustong talagang matuto ng basketball, kailangan talaga susundin mo lahat yung sasabihin sa'yo yung magte-training sa'yo. In the same time, yung lifestyle mo, lahat yan, kailangan talaga mamali mo yung sarili mo, lahat. Mm-hmm.
Manny, tanong ko nga sa'yo kasi ang tagal ng career mo sa PBA, you know, 16, 17 seasons. Ano yung, meron ka bang sinusunod na physical ano, no, regimen o diet o ano? Parang wala kang major injury. Kasi nung high school ako, college, pumunta ako library, binabasa ko yung libro about basketball, kung paano ka papasa, paano i-present yung sarili mo sa court, kung anong attitude na maganda, ganun. Tapos tawag dito, siyempre malaking bagay yung 100% ang kondisyon mo pag maglaro ka eh. Kasi pagka karamihan ng mga player na nai-injured, yung magpupuyat, kaya ng isipan pero hindi kaya ng katawan, bumibigay yung mga kasukasuhan nila. Lalo pa magpupuyat, sobrang abuso sa katawan, maglalaro, kaya ng isipan, hindi kaya ng katawan, nai-injured. So, importante talaga yung 100% yung sarili mo. Mind mo, katawan mo, pagpasok mo sa court. Actually, pag naglalaro nga ako sa basketball, wala ako naririnig ka, nagsisigawan ng mga tao eh. Ang concentration. Bro, naka-focus ka lang, oo. Focus lang. Talaga, hirap gawin yun, ha? Hirap gawin yun. Siguro yung ano, tawag dito, yung isa na yung concentration mo sa paglalaro mo, yung entusiasmo mo para tawag dito, magawa mo yung talagang gusto mo doon sa court na, wala, 100% ka talaga. Kasi, ang alam ko, sa pagka-player, kaya nai-injured, number one, yung nag-aabuso sa sarili. Iinom na madami, mapupuyat, babae, mga sugal, marami mga dahilan kung bakit minsan nai-injure. Minsan naman, nai-injure naman mga player. Pag mga maloko yung mga player na nakakalaban mo, di ba? Titirahin ka. Kung mapapansin mo, katulad si Distrito, nung araw, di ba, Destroyer, kung tawagin nila. Maraming nasaktan din ng mga player, di ba? Siguro dahil nga yung laro. Pero kung kondisyon ka, kahit pa paano, babangon ka. Katulad si Samboy Lim, ilang beses bumalibag si Samboy Lim, di ba? Yep. Pero nakakapaglaro dahil kondisyon yung katawan, di ba? That's right. Nga lang, naano lang siya lately, no? That's right. That. Physical, no? Tsaka okay ka. Para hindi ka ma-injured, yun talaga siguro ang isa pang basic para mapangatagap ang pangangatawan mo. Wala kang major injury, no, Manny? Ano yung pinaka-injury mo na pinaka-serious na nangyari sa'yo? Tapilok lang, gano'n? Headbutt sa ilong. Okay. Saka sprain lang. Pero yung mga tuhod-tuhod, ganyan, wala. Likod, okay ka. Wala naman. Jaworski, yung siniko ko dito, yun din. One week. One week. Pero yung hindi nagtapos ang career mo sa basketball career mo sa PBA because eventually after the PBA you played also sa NBA naman, lumipat ka, no? Ito Surigao, second team mo na yan kasi nauna ka na sa CDO, di ba? Nagkagayan de Oro amigos ka na. Nuggets pala. Nuggets muna. Tapos Surigao Miners, no? Nagkagayan muna ako tapos Surigao. Paano mo, parang anong mindset mo nun, Manny? Superstar ka sa PBA, mythical team member, one of the greatest. Biglang lilipat ka sa NBA. Anong klaseng mind, yung thought process mo dun? Actually, tawag dito, ano ako dyan eh. Parang hinahanap pa ng katawan ko yung paglalaro. Okay. Actually, gusto ko na mag-retire dyan eh, pero hinahanap pa rin ng katawan ko. At the same time, siguro, yung kita na rin, gusto kong kumita pa rin ng pera. Yung time na yan, medyo tawag dito... Kasi ang laro dyan, ano eh, lagi sa probinsya eh. Hindi ka na uuwi ng Manila. Mag-i-stay ka ng... At saka taas na sweldo nyo yan dati eh. Nagsisimula ka, taas na sweldo nyo lahat dyan. Okay lang. Pero ano, mahirap kasi tawag dito, ano eh, malaking pera involved eh. Dahil nakialam na rin ng ABS-CBN dyan eh, actually. So, binibigyan ng million-million din na budget ng ABS-CBN, ang bawat team eh. So, yung management ba, mismanagement din yan. Dahil yung mga manager, tapos kunyari, nagsurigaw ka, bibigyan ka ng ABS-CBN para pasweldo doon sa mga, ano mo, at saka yung plane ticket namin, hotel namin, pagkain na malaking gastos. Pero magandang, ano, dahil marami magbibigyan ng mga player ng opportunity para makapaglaro ng basketball. Lalawak yung, ano, hindi lang pag Manila ka, doon ka lang, di ba? Ito, medyo buong Pilipinas to. So, yung mga batang nanonood nito, malaking bagay ito para mabigyan ng opportunity yung mga bata sa probinsya na mapaglaro. Kaya nga lang, dahil nga sa mismanagement, siyempre pera na naman ang dahilan kung bakit nawala yung ligang yan. So, hindi na kayanan ng mga manager o ng kumpanya yung mga perang na dapat sa mga team nila. Na actually, nung after that time, 6 months, hindi na pasweldo yung mga player. Kaya bumagsak talaga eh.
Nakausap ko pa nga, kung ano, nakausap ko pa dyan si, ano eh, yung sa Itbulaga, si Joey. Si Joey, sabi niya, oh, kamusta yung, ano, nagkita kami sa airport, may flight kami, nagkasabay kami. Sabi niya, kamusta yung NBA? Sabi ko, okay naman. Sabi ko, maganda to, pero sabi niya nga, baka daw hindi magtagal. Sabi ko, siguro naman magtatagal kahit maganda ka ako ang concept eh. Sabi ko, maganda para sa mga dahil yung mga tao napapanood ng basketball, professional basketball, kahit sa probinsya eh. Davao, Surigao, Cagayan, di ba? Mm-hmm. Stark Sargent, di ba? Hindi lang sa Manila, di ba? So, ang tingin ko dyan, kung napapaganda yan, parang lalabas yan, maaaring mawala ang PBA, pumasok ako, maganda ang tawag dito, ang nangyari dyan. Kasi para magiging NBA na yan, sitwasyon eh. Mm-hmm. Kung, dahil mga, kaya nga lang, malaking kapital ang kailangan talaga para mapatakbo. Yeah, yun talaga eh. Pera talaga, malaking pera. Yung structure, mahirap. Mahirap sustain yung travel na lang eh. Yung travel, yung hotel. Ang problema, eh. ang NBA, napag-aralan nila, they know how to handle yung sitwasyon eh. Kaya, nag-materialize eh. Etong Surigao, nangangapa. Ang NBA, nangangapa yan eh. Pero kung napunta, kasi ang plano nito, parang NBA ang dating eh, di ba? Kung aanuhin mo eh. Sasummarize mo yung sitwasyon, tawag dito, parang NBA yung plano eh. Pero dahil nga sa hindi alam kung paano patakbo eh, saka pera, kung paano nagkaroon na ng problema. Saka yung time niya, medyo magulo, dahil presidente natin, magulo din yung time niya. Magulo yung walang magandang hindi sistema. Right, kaya yung mga plano, yung mga dapat gawin, magmula sa itas hanggang ibaba, hindi maganda ang tinakbo ng liga. Pero maganda yan. At ito ginagawa ni Manny Pacquiao ngayon. Maganda yan kasi nabibigyan ng opportunity. Kaya lang, yung, dahil nga, isa nga naka-ano sa atin yung NBA. Kasi nakikita nila yung, natetelebase yung NBA. Malayo ang comparison yun, di ba? Mm-hmm. Nakikita nila. So, para bang anong nangyari ngayon, katulad yung mangyari kay Soto, di ba? Isang player natin na pwede mag-NBA, hindi nakapasok ng NBA. Parang pangit, parang natatapakan tayo masyado. Nakuha mo ako. Yeah. Parang hindi maganda ang dating dun sa kakahinat ng sitwasyon na gano'n, na hindi nakuha si Choto sa sitwasyon na dapat. Kahit malang makuha man lang. Parang, di ba? Sa tingin ko doon, parang ang skill nitong player na to, mga Pilipino, hindi pa, di ba? Hindi pa hinog para darating din tayo dyan. May panahon na darating din tayo dyan. Hindi naman pagka you deserve it, makakukuha rin natin yan. Darating din tayo. Yes, yes. I agree. Darating tayo step by step. Ano, grabe nga. Parang dami-dami ko pang gusto itanong kay Manny, no? But of course, we have to... We're running out of time, so we'll have to wrap up this show. Maraming questions about... May mga nagtatanong about Ginebra. May mga nagtatanong about Ginebra. May mga questions pa tayo about... mga All-Star Games, yung Mon Fernandez-Jaworski reconciliation in 89. Dami pa ganyan mga questions, pero wala. We have to speed up. Ito, naglaro kayo sa US to, no? Sa US tong laro, Manny? Alam mo, yan po si Pongke. Best friend ko yan. He's one of my best friend. Best of my, tawag ito. Masarap. Down to earth yan, si Pongke. Ang sarap kasama niyan. Ang sarap kasama niyan. Tuwan-tuwa ako yung pagkasama. May isa pa kang kasama dyan. Yan, si Bong Alvarez, eh, oh. Nakatambay din dyan sa baba. Yeah, maganda din kasama si Bong Alvarez. Kaya lang eh. Oh, pero ito si Pongki, talagang naalala ko yan. Talagang masarap kasama yan. Saan ito? Okay kasama. I think sa States na yan. Legend. US yan. Legends ano? Sa US. Pero may parang Legends tour sila noon. Legends yan. Kasama ko yan. Kahit sa States eh. Pagka may laro, tawagan ako yan. Manny, punta ka dito. Bigyan kita ng ticket kasi nagtatrabaho yan sa airport, sa nagtatrabaho sa airlines. Yeah. So, bibigyan ako ng ticket niyan. May time na sabi niya, "Mali, pumunta ka dito sa San Francisco. May laro tayo." Parang ang laro yata kabukasan. Ngayon, pumunta ako sa airport sa I think that's Kennedy Airport. Sa Newark. Ngayon, hindi ako makakuha ng ticket. Hindi ako makakuha ng ticket. Sabi ko, Pongs, hindi ako makakuha ng ticket. Sabi ko gano'n. Hindi, may ticket ka na yan. Sabi ko, hindi nga ako makakuha ng ticket. Yung flight ko gabi. Sabi ko gano'n sa kanya. Hindi ngayon, dumiskarte ko. Ginawa ko ngayon, kumuha ko na maraming flight para makarating ako sa, I think,
LA, hindi ko na matanda ako sa press sa LA. Kumuha ako ng maraming ticket, eh charge pala sa kanya lahat 'yon. Kumuha ka ticket, ang dami-daming ticket nito, babayaran ko. Eh, pare, kailangan mo pumunta rito, dinidisyunan ko na, sabi ko noon eh, gusto mong pumunta rito. Eh, yan, anong mangyari? Yan pinaka-easy way para tinulungan ako nung isang ano doon nagtatrabaho sa airport Filipino din eh. Sabi niya, ganito lang gawin natin, pumunta ka lang ganito. Siguro naka tatlong stopover ako noon. Eh, charge pala sa kanya. Bakit naman ako, nakapag-regular ako. Right. I should. Ano dyan? Masarap kasama si Pogi. Dami namin pinagsamahan yan. Driver pa ako niyan. Drive pa ako niyan. Taga-driver pa ako niyan. Pero okay sa inyo yung dalawa. Fit na fit pa rin kayong dalawa. Anong year ba yung picture na yan? Parang game shape pa kayo eh. Yeah. Di ba? Siguro 2018. Oh, di ba? Not that long ago. Yeah. So, okay kayo. I mean, kayo yung mga you keep yourself in good shape. Yes, okay. That's masipag maging tayo yan. Eh, panay boxing-boxing. Nagbo-boxing, nagbabike. Panay yung pinapost naman niya yung mga workout niya eh. Guys, nag-ano yan, mahilig mag-exercise yan. Nagdita talagang ano yan. Pinakukondisyonan niya yung katawan niya. Magaling yan. Ano, ma'am, sabi ko nga, nakakakuha pa nga ng MVP yan minsan sa pagka naglalaro kami. May mga laro yan na nagiging MVP pa sa mga isang mga liga-liga. Oh. May mga kalaban niya, mga bata yun ha. Nakakakuha pa ng MVP yan. Fit na fit. Okay siya. Pumapalag pa rin. Oh. Sumasabay pa sa mga bata ha. Si Pongski. Oo. Oh. Lakas pa, nakatawan yan. Okay. I think this is our last photo already, no? I believe. Yes. Saturday, yeah. So this is it. Well, that was Time Capsule brought to us by Champs. Bro, patingin ko lang. May papatingin lang ako, pwede. Hindi, meron tayo. Magpapabati. May time. Papabati kita mamaya. Sa dulo. Okay. Pero bago tayo magbatian portion, papasok na tayo sa mga end segments natin. Yung unang, tawag dito, Twilight Zone. We're entering the Twilight Zone. Ibig sabihin, patapos na yung show natin. Yung first segment ng ating Twilight Zone ay X's or O's, brought to us by Hinalaban Farms. So Hinalaban Farms with products like Adlai and of course coffee. You can go to hinalabanstore.com to check out their products. X's or O's, Manny. Ito sa X's or O's, bibigyan kita ng mga choices. Papipiliin lang kita, mamili ka lang. Sabi mo, sinong, alin yung choice mo. Hindi mo kailangan paliwanag kung bakit. Sabi mo lang, ha? Listahan ito. So marami ito. Yung number one. Number one na tayo. Ha? Ricardo Brown or Eddie Joe Chavez? Ricardo Brown. Number two. Si Robert Worthy or si Jeff Moore? Jeff Moore. Ricky Relosa or J.B. Yango? Ricky Relosa. Okay. Si Steve Scholl or si Steve Lingerfelter? Yung dalawang puting. I don't know this guy. Hindi mo maalala yung mga yun. Okay, sige. Okay. So, pass. X. 1984 All-Filipino Championship or 1985 All-Filipino Championship? Parehong great taste yan. 85. Okay. Kaidik or Adornado? Kaidik. Shell or Great Taste? Great Taste. Ginebra or Pepsi? Pepsi. Cagayan de Oro Nuggets or Surigao Miners? Surigao. Abit Gidabin or Jerry Codiniera? Abit Gidabin. Okay. Alvin Patrimonio or Abby King? Alvin Patrimonio. Onchi De La Cruz or Willie Generalaw? Both. Isa lang ba? Both. Pwede ang both. Ito. IG Gotau or Charlie Favis? IG. Ray Lazaro or Arnie Tuadles? Arnie Tuadles. Yeah. Leo Austria or Frankie Lim? Frankie Lim. Okay. Baby Dalupan or Jimmy Mariano? Baby D. Okay. Ito, si Coach Jaworski or Coach Jimmy Mariano?
coach, ah, coach. Jimmy Mariano. Jimmy Mariano. Jeff Collins or Dexter Shouse? Dexter Shouse. Dexter Shouse, I think. Dexter Shouse. Dexter Shouse. Okay. Hubalde or Tuadles? Tuadles. Tuadles pa rin. Padim Israel or Joy Carpio? Padim. Padim. Marte Saldana or Bokyo Lauchenko? Marty. Marte Saldana. Okay, tapos yun, last. Please show the photo, Clods. The two ladies. Ayan. Yan. Ah, Nora or Vilma? Vilma. Vilma na naman. Vilma grabe, winning streak ni Vilma. Banyan sa kapitbanas. Ah, Vilma yan. Okay. O, yan ang XSROs para sa episode na ito. Brought to us by Hindalaban Farms. Thank you so much, Claudia. Let's go to the next one. That's you, Manuel Zarate. Thank you very much. At itong aking tanong ko naman ay tinatawag na keep on punching. At simple lang katanungan dito, Manny. Paano mo gusto maalala sa larangan ng basketball? How do you want to be remembered? How does Manny Victorino want to be remembered in the sport of basketball? Siguro yung mga laro ko na yung mga ginustuhan ng mga sumusubaybay sa akin, yung magagandang laro ko na hindi ko na rin malaman kung gano'ng kadami na rin yung ginawa ko na nagustuhan ng mga nanood sa akin, yung mga laro ko na magaganda na gusto ko ma-remember nila yon, na nabigyan ko sila ng kasiyahan sa paglalaro ko sa PBA. Ito naman doon sa ibang nilaruan ko pa sa professional league, sa NBA. Yung laro ko maganda. Nabigyan ko ng kasiyahan yung mga ano natin, manonood natin. May sub-question ako. May sub-question ako dyan, Noel. Join lang ako dyan sa ano mo. Manny, outside shooting, maganda ka eh. May jump shot ka eh. Tapos pumaposte ka rin. Anong mas gusto mo? Yung mga dumajump shot ka lang o pumaposte ka? Ang gustong-gusto ko talaga, yung tumatakbo ko. Ah, yung running. Yung no, yun. Eh, kaya ko, nagdadala ka ng bola eh. Nagdadala ka. Pag rebound mo, dinadala mo. I remember that eh. Yes. Okay. Kasi minsan, pag maglo-lopos ako eh, siyempre, hindi naman namin ano, minsan, lalo pagka si Ricardo Brown, nawawala yung play sa atin. Napupunta sa kay Ricardo right. Brown. That's the reason why gusto ko yung tumatakbo. Loko-loko. Okay, again. Shooter, okay naman. Kasi shooting naman. Sa shoot, mag-shoot ka lang, wala kang problema. Konting fake na, ando na kagad. Mas mahirap may yung tumatakbo. Nga, may nagtanong nga, sorry before I go to Sid, may nagtanong nga kanina, sino ba ang modern day Manny Victorino? Sino nakikita nyo parang Manny Victorino? Modern day. Masagot lang natin yung bago tayo pumunta kay Sid. Mm-hmm. Sino ang parang sino? Charlie, Manny ikaw muna. Ngayon? Wow. Ngayon? Hindi ba iba yung Bobelga, no? Hindi nagdadala ng bola yun eh. Yung mga big man na nagdadala all the way, kaya. Na may jump shot na may poste pa. Naku. Pag-iisipan pa natin. Oh, pag-iisipan pa natin yun. Mahirap eh. Kasi Manny, ikaw, nanonood ka pa pala PBA ngayon? Oo. Kung nanonood ka pala PBA ngayon, Manny, sino nakikita mo parang ikaw? Ako, wala akong makita. Basta, akala mo, pag nanonood ako sa PBA, ang pinanonood ko si Japet. Japet, tinitignan ko yung kung ano pa yung kulang ng bata. Yeah. Kasi ang kulang na lang kay Japet, MVP. Malapit na siya, nandun na eh. At saka yung edad niya, dapat ito na yung time na makuha niya yung MVP. Mm-hmm. Ang tingin ko, tawag dito, wala akong makita na katulad ko maglaro kasi parang yung sa akin, open eh. Parang pwede ko mag-running game, pwede ko mag-lopus, pwede ko mag-shoot. O laro, parang na-practice ko yung mga by myself ba. Eh, hindi ko makita kung sino yung player. Kayo rin, hindi nyo rin ma-ano dahil lalo na isa sa inyo, siguro, follower na talaga nakikita akong maglaro na hindi mo rin maisip na yung mga power ng PBA sa inyo, makita mong katulad ko rin maglaro, di ba? Kasi kung titignan mo, parang all-around player ang ginagawa ko eh, di ba? Running game, low post, shooting, di ba? Ganun ba? Kaya nga lang, kasi mas nag-ano ko, kasi yung running game ko, ano yung pagkakataon yun eh. Pag nakita ko na may pagkakataon, tumatakbo na ako eh. Yun ang mga gusto ko, yung tumatakbo kasi yun yung madalas kong ginagawa sa araw-araw, mag-jogging. Yeah.
Kaya tawag okay. dito, siguro parang gustong-gusto kong gawin pagka... Takbo. Takbo pa rin. Oh, kasi okay, pasa na natin kay Sid. Oh, pasa na natin kay Sid. May segment naman si Sid para sa'yo. Yan. Oh, ako go, naman, Manny, ang segment ko, seryosong tanong. Okay? Brought to you by Seryoso Chili Garlic. Okay? Delicious, aromatic, and crispy chili garlic bits with pure coconut oil. Hanapin nyo sa Shopee. Ano na yan, napakasarap niyan. No preservatives, no artificial flavorings, no salt. Yan. Yes, really good. Kaya kanya paglaban ni Gaya na ex mo. Yeah. Okay. So, yeah, ang tanong ko, ang seryosong tanong ko sa iyo, Manny, medyo related dyan. Yan. Kung ngayon naglalaro ka sa PBA, ano kayang laro mo? Huwag na natin isipin ko sinong player yung katulad mo. Pero ano yung siguro, laro mo? Kasi... Sige. Go ahead. Hindi, sige, go. Anong... Ano yung ano mo? Tingin mo laro mo siguro, ngayon? Ang laro ko ngayon, forward ako. Running game more on din. Kasi malalaki na mga player ngayon eh. Hindi na ano yung low post siguro. More on tawag dito, running game. Tres o cuatro? Oh, cuatro, ganyan. Cuatro. Cuatro. Stretch 4. Tingin mo, ma-develop mo rin yung ano mo? Kasi dati nung panahon nyo, yung mga big men, wala gaanong 3-point shot. Pero ngayon, talagang ganun na eh. Pero tingin mo, ikaw, ma-develop mo rin yun? Kung ngayon pa naglaro? Oo. Kasi mapapag-aralan mo na lahat eh. Saka, pwede ka magbayad ng ano mo, mentor mo kung paano ma-develop yung skill mo sa shooting, sa lahat. Sa posisyon mo, mapapag-aralan mo lahat eh. Kasi napakasipag kung mag-isayo. Kaya tawag dito, kailangan ko lang talaga yung teacher ba, baga ba sa ano, coach na magtuturo sa akin kung ano yung dapat kong gawin. Kasi, mapapasunod mo ako eh, pati yung training ko. Actually, dati, nag-weights ako, laki ng katawan ko. Kaya tinatawag akong bato sa Araneta Coliseum, kaya tinigil ko. Pero dapat pala, kailangan weights ka para malakas ang katawan mo talaga. Ayun, right, yung right, sinasabi right. Kasi, mahina ako sa mga ganun eh, pagka, may mga ganung ano eh. Kaya sabi ko pinabababa ako yung laro ko dahil sa mga entry na ba. Kasi sa PBA kasi, ang mga player mapapasin mo papayat, wala mga muscle. Pasin mo. Pero ako, noong time na yun, nag-weights na ako. Yes, kaya, yes. Yun ang sinasabi ko. Sinisigawan na ako ng bato-bato. Bato-bato ba? Bato-bato. Hindi na tinatawag ng machete. Machete. Ayaw eh, no? Mahina ako sa mga... Mahirap pag magaling ka, nagba-backfire pa eh, parang nahiya ka pa. Pag magaling ka, malakas ka, parang inaano pa ng tao yun sa'yo. Eh, no? Pag mahina ka naman, tatawagin kang ba, no? Oo nga. hindi kasi, hindi pa ganun eh. Pero ngayon, dahil nga sa nagkakaroon na ng ano yung knowledge yung mga tao, eh, kahit malaki ka tao, huwag lang sobrang laki ha. Kasi alam na nila kung paano yung strength mo ba i-improve mo. Kahit may mga bilog ka to sa Jordan, kung tamo kung bumuhat, di ba? Sila yung LeBron James, nakita mo kung sila bumuhat, di ba? So, ngayon, natututo na yung mga tao na pala, kailangan pala mag-ganun ng player. Anong araw, hindi naman nila naiisip yun, di ba? Alam na na, mag-shoot ka, di ba? Ganun lang naman alam ng tao. Eh. Mag-score ka, yun lang naman. Eh. Kaya may bumabati sa'yo kanina. Dati mong kakampi sa greatest saka sa Shell. Jimmy Maransala. Oy, pare, kumpare ko yan. Jimmy Maransala, kamusta na, Jim? Mabuhay ka. Yes, sir. Busy pa rin, na sa ano sa basketball si Jimmy Maransala as well as the others. But I guess we've come to the point na nga na ito, nandito na tayo sa point natin sa show, Manny, na tawag namin dito sa segment Hello Porky. Hello Porky, kasi yan ang bati lagi ni Joe Cantada sa anak niya, Hello Porky. So itong Hello Porky, ito yung batian portion natin. This is brought to us by Mang Lechon. Mang Lechon Kamuning Branch and White Plains Branch. So if you are craving for Cebu, sarap niya. If you're craving for Cebu lechon, pag natikman mo ito, eh, sigurado mahuhuli ka sa sarap. Ang sarap niya, nakmampotsa. Meron silang binalagay sa loob para lumasa. Pag kinurot mo yung balat niya, nako, lalo na yung mga experience niya, nasarap niya, malakalat na sa mga suka. Masarap talaga. Ayan, meron sa Kamuning, meron sa White Plains. Mga ayan, nakababa yan. Tikman niya, napakasarap niyan. Yes, sir. Kailangan yata padala natin si Manny ng mga ganyan. Oo, okay. Kailangan. So ito na yung ito na yung segment natin, Manny, na batian portion dito. Yung mga gusto mo pasalamatan, i-acknowledge, mag-thank you, whatever. Gusto mo lang banggitin pangalan nila para matuwa sila. Go, you can do it now. Well, siyempre, yung co-players ko na naka-text ko, sabi batiin ko siya, si Nati Bidan, si Erno Nati Bidan, makasama ko yan. Saka sila
tawag dito, Jerry Acosta, Jun Desus, Serapica, Bay de Los Angeles, na tiga Cagayan, at sa mga kaibigan ko pa na hindi ko nakikita, yung mga co-players ko na nakasama ko dati, na sila Joel Banal, Joey Marquez, sila Tan, at si Ricardo Brown, Pongke Alolor, Abby King, Padim Israel, Steve Watson, si Coach Derek Pumarin, Pumarin Family, marami pang kung gustong batiin, baka hindi na mag-usto rito at mawalan tayo ng oras. Sa lahat ng mga kaibigan ko at nakasama ko dyan, regards sa inyo lahat, at may God bless you all, at maraming salamat sa inyo sa pagbigay niyo sa akin pagkakataon na makaharap uli ako sa mga taga-subaybay ninyo, at sana'y lumawak pa ang ginagawa ninyo na sa gayong mabigyan ng pagkakataon ng mga kapwa ko malalaro ng araw na makita at mabati ang mga fan nila. At more power to you, guys. Maraming salamat sa iyo. Manny Victorino. Ha? Finally, ang tagal natin inantay ito, Sid. Ha? Lalo ikaw, dahil ikaw, great taste fan ka. So, buti nagkita kami ni Manny sa PBA at nahabol ko siya. Sa CR pa kami nag-usap. Parang siguro niya stalker. Parang niya stalker ako. Sinundan ko siya sa banyo. Pugod siya, di ba? Imagine. Parang ma-imbita siya dito sa find. Ganun katsaga siya. Tignaisipin mo. Para mag-guest ka lang. Para mabigyan lang ng kasiyahan ng mga ng mga followers ninyo. Awag dito. Ang daming mga ex-player, ang daming ex-PBA player na dumaan dito sa show natin ngayon. Mas marami kaysa sa normal. Kasi nga, ikaw yung guest namin dito. So maraming salamat sa pag-unlock ng pag-stalker sa'yo ni Charlie Cuna. Yeah, pero nasa swerte-unerte ako. So, ano siya, tawag dito talaga mga, ano yan, tawag dito, maano siya sa mga fan, talagang binibigyan niya ng tawag dito, kasiyahan yung mga tao. Isang bagay ito para at least yung mga tao na medyo sub-sub sa mga problema, mga ano, kahit papano, nabigyan natin ng konting kasiyahan, di ba? Right. Nagpapasalamat din ako dyan dahil tawag dito nabigyan niya ng kasiyahan yung mga taong sumusubaybay sa inyo. Yeah, thanks. Manny, salamat sa pag-share mo sa buong career mo, yung stories mo with us. Nakakatawa yung iba mga kwento ko yun. And then, you know, we invite everyone to continue watching our show every week. We will announce our next guest as soon as we can. We thank San Miguel Beer, San Miguel Corporation, rather. Mm-hmm. Thank you for teaming with us on our show. The Globally Ballin Network, Claudia, Aaron, and the rest of the guys in the backstage. Siyempre, binabati natin ang Philippine PBA Archives for all the photos, and then PH Sports Bureau as well for the information, the photos, and then for sharing our show every week. Remember, we're on Twitter already, so hindi lang Facebook at YouTube, nasa Twitter rin tayo. Binabati natin, of course, one of our big fans. He's always watching all the time. Benedict Rubiano, shout out to you, as well as all the other followers. Those who send us stars during our shows, thank you. And then, mga birthdays itong past week, yung mga former guests natin na nag-birthday. Jongwi Chico, birthday niya kahapon. Kahapon. Oh, Marlo Hakutin, nag-birthday nung isang araw. Si Marlo Hakutin. Ray Lazaro, nag-birthday lang. Pati si, the last one was Dante Gonzalgo, nag-birthday rin recently. So, yun yung mga birthday celebrants ng AEOB family. Right, birthday rin pala ng kapatid ko ngayon. Nasa San Diego siya ngayon, si Lee. Happy birthday sa sister ko. Yun. Happy birthday sa lahat. Okay. So, dyan nagwawakas ang episode 137. And on behalf of Sid Ventura and Noel Zarate, and of course, woo-hoo! The man, Mythical Five member, one of the greatest PBA players ever, Manny Victorino, thank you for being on our show. Ako naman po si Charlie Cuna, nagpapaalam na, it's in the books, 137. God bless you all. We'll see you next week. Manny Victorino, mabuhay ka. Buhay ka, Manny Victorino. Salamat. Yes, sir. Thank you. Manny. Pwede naman yun, di ba? All right. Bye. Goodbye. Thank you so much, everyone. We'll see you next week.